Ang dalaga naniniwala sa kasal muna bago ibigay ang sarili. Pero hindi ang kanyang boyfriend na si Mike ang plano lang nitong makuha ang dalaga tulad na naging girlfriend nito at iiwan. Pero matatag ang dalaga at di niya napagbigyan ng boyfriend niya kaya ang nangyari iniwan siya nito. Dahil ni matanggap ng dalaga na mahal lang siya ng boyfriend dahil may gustong makuha sa kanya. Nagpakalasing ang dalaga at doon niya may bibigay ang sarili sa isang estranghero. Sabay-sabay po nating alamin ang kwentong pag-ibig ni Danica May Villanueva at River Ruel Valencia. Narito ang ating unang kabanata. Laguna, isa sa mga hot spring resorts doon. Lumabas mula sa narentahang cottage sa magkaibang Danica at Joan, suot ang kanilang bathing suit. Patungo sila sa pool area kung saan naroon ang kanilang mga boyfriend. Napasipol si Mike nang natanaw si Danica at Joan. Parehong sexy at maganda ang dalawa. Subalit higit ang pagkang iniukol ito sa kasintang si Danica. Hindi ba kayo maliligo? Tanong na Joan. Oo nga, bakit di ba kayo nagpapalit ng swimming trunks? Sasog ni Nika na ang mga matay nakatingin sa kasintahang si Mike. Susunod na kami mamaya, Nika. Uubusin lang namin ni Arnel itong aming beer. Tigis isang bote lang naman. Ayaan na nga natin ang dalawang niya, Nika. Let's go! Apo na ni Joan sa kaibigan na nagpauna ng lumakad patungo sa pool. Nagkibit balikat si Nika at sumunod kay Joan na lumusong na sa pool. Naiwan ang dalawang lalaki na sinundan sila ng tingin. Ano ba pare? Laos ka na yata, ani Arnel kay Mike. Abay tatlong buwan mo ng girlfriend si Nika pero hindi ka pa rin maka-score. Gusto kong ng ribbon eh, saksakan ng pakipot. Nakangiting sagot ni Mike na ang mga mata nakaton pa rin sa dalawang babaeng nasa tubig. Si Nika, ang pinakamatagal mo naging girlfriend, hindi ka nakalusot. Pinagtatawanan ka na ng mga barkada. Matigas, pare. Hanggang kissing lang ang gusto. Na hindi ko nahawakan ang dibdib ng walang damit eh. Sumimangot to. Dinala sa bibig ang bote ng beer at uminom. Mabuti na lang narin ng mga standby girlfriends mo. Ngising to John Ariel. Pare, hindi alam ni Nika yun. Ang alam niya siya yung nag-iisa sa buhay ko. Halata ang inis sa tinig ng binata. Isa pang sagabal ay ang syota mo. Dugtong pa nito. Nagsalubong ang mga kilay ni Arnel. Si Joan, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba napapansin? Tuwing magkakasarinan kami ni Nika, bigla na lang sumusulpot si Joan. Tulad nung party kinabobot. Pumayag na tong gamitin kong silid niya sa itaas. Tapos nung kinakayag ko na si Nika, biglang dumating si Joan. Hindi na humiwalay. Suyang-suyang pagkukwento ng binata. War kasi kami ni Joan noon. Dahil nga niyaya ko na lumabas kami. Aba, at ang sabi, hindi nga daw siya po pwedeng iwan sa Nika, sagot ni Arnel. Di lang yon, maraming pagkakataong foursome tayo ay lagi't nagtitila nanin ni Nika sa Joan. Ani Mike, nainit siya sa ere ang mani, sinalo ng bibig. Ilang sandali mo na nag-isip si Arnel. Bago kayo umuwi mamayang hapon, tiyakin mong may mangyayari. Paano? Simple, medyo mag-antala ka habang paalis kami ni Joan. Kunwari may nakalimutan ka sa cottage, bahala ka na sa kasunod. Tiyak walang istorbo sa inyo kahit mag-overnight pa kayo. Malisyosong umiti si Arnel. Hmm? Pinag-isipan ng binatang sinabi ng kaibigan. Sa lahat ng mga naging girlfriend ni Mike, si Nika ang pinaka-reserve. Pakipot ang tawag niya ron dalalam naman ng binata. Mahal siya na nobya. Si Nika pa rin ang babaeng tumagal ng ganto na hindi niya napapayag na makipagtalik sa kanya. Moderna naman to sa lahat ng bagay, pati kumilos at manamit. Subalit kapag umabot na sila doon sa puntong, pinipilit niya ang gusto niya, hindi na titinag si Nika. Tuloy nararamdaman niya, hindi niya kayang pag-initin ng kasintahan at naiinsulto ang pagkalalaki niya. Bigla nang siya ng tsansa ay natitiyak niyang hahanap-hanapan ito ang sarap na ibibigay niya. Minsan pa nga dilala niya na ito sa motel, pero kahit anong pilit at pakiusap, hindi pa rin to bumababa ng kotse. Gusto na nga niya makipag-break kay Nika dahil naiinis na siya, subalit nagsisilbing hamon ng dalaga. Maliban pa talaga namang napakaganda at pinakasexy si Nika sa mga naging girlfriend niya. Habang tinitingnan nito'y lalo yatang gumaganda at gusto niyang mapasa kanyang tuluyan ng dalaga. Hindi dahil gusto niyang pakasalan ito, hindi siyang uri nagpapatali sa matrimonya ng kasal, kung di dahil masusugatan ang ego niya kung hindi niya ito maaangkin. Tulad ng napag-usapan, nagpahuli sa paggayak si Mike ng hapong yon. Mike, bilisan mo! Nauna na si Arnel at Joan. Tawag ni Nika habang binubuksan ang pintuan ng kotse. Nasulya pa ng binatang nakalabas na ng gate ng resort si Arnel. Nilapitan niya ang kasintang akmang papasok sa loob ng kotse. Alika muna, Nika. May papakita lang ako sa iyo.
anito sa bayhila sa dalaga na muntik nang mabitawan ng shoulder bag. Ano ba yun? May nakalimutan ka pa ba? Nagtatakang usisa ng dalaga na atubiling sumunod. Di sumagot si Mike na hinigpitan ang hawak sa kamay ng kasintahan na tila makakawala. Di pa halos na isasarang pintuan ng cottage ni yakap na nitong kasintahan, pinupog ng halik. Mike, ano ba? Wika ng nagulat na sinika. Anong ginagawa mo? Maghihintay si Arnel at Soan. Nauna na sila, Nika. Talagang binigyan nila tayo ng pagkakatong magkasarilinan. At nagsimulang lumikot ang mga kamay nito. Nagulumihanan ng dalaga. Di niya mapaniwalang iiwan siya ni Joan. Ano ba, Mike? Aniya na iniiwas ang mukha mula sa mga labi ng kasintahan. Subalit patuloy si Mike sa ginagawang pagyakap at paghalik sa kanya. Hindi magkandatuto ang dalaga kung paanong pipigilan ang mga kamay nito. Yakap siya ng isa at gumagapang naman sa katawan niya ang isa pang kamay nito. Pilit inihihiga ni Mike ang dalaga. Hindi mo pagsisisihan ang gagawin natin, Nika. You will like it. At kumala sa dalaga at mabilis tinanggal ang botones ng polo shirt nito. Kinabahan si Nika na agad tumayo at tinungo ang pinto. Maagap siyang nahawakan ni Mike sa braso bago niya yun nabuksan. Nika, mahal kita. Walang masama sa gagawin natin. At inihagis ang polo shirt sa silya. Bitawan mo ko, Mike? Sigaw ng dalaga na pinanlakyan ng mga mata. Natatakot na siya sa inaasal ng kasintahan. Tila to isang leon na sisilain siya. Stop persisting, Nika. You love me, don't you? At siniel ng halik ang dalaga. Sa labi, sa pisngi at sa leeg. Di makasagot ang dalaga. Mahal niya si Mike pero dapat pang patunay ng pagmamahal itong ginagawa ng kasintahan. Marahas niyang tinulak palayo sa kanyang binata. Pag tinuloy mo ang ginagawa mo, sisigaw ako. Babala ng dalaga. Gumisi ang binata. Sisigaw kang talaga, sweetheart. Sisigaw ka sa kaligayahan. At muli sinibasib nito ang dalaga. Hindi ako nagbibiro, Mike. Talagang sisigaw ako. Matigas niyang sabi. No, you won't do that, sweetheart. Akala ko ba mahal mo ko? Malambing na tanong binata na ang kamay nasa dibdib ng dalaga. Sinisimulang tanggalin ang mga botones ng blouse ni Nika. Totoong mahal kita, Mike. Pero wala nang pero-pero pa, sweetheart. We loved each other. Yon ang importante. Dalawang botones nang natanggal nito nang mabilis na matras si Nika. Please, Mike. Naguguluhan ako sa ginagawa mo. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo hindi ako nag-i-indulge ng premarital na pagtatalik? Bakit di mo hintayin maikasal tayo? Darating din tayo roon, Nika. Nakangising sagot ng binata. Come on, darling. Sinasayang natin ang oras nang walang kabulhang pag-uusap at pagtatalong to. Muli, niyakap nito ang dalaga. Ayoko, Mike. Ayoko. Pagkaway malakas ang binalya ng binata na sumadsad sa dingding. Napika ito. Slut, Nika. Lahat ginagawa ito. Ang mga kaibigan mo, si Arnel at si Joan. Pinagtatawanan na nga ako ng mga barkada dahil sa masyado kong pag-ibot. Hindi makapaniwala sa narinig si Nika. Nang dahil lang sa barkada. Kaya gusto mong magtalik tayo? Hindi yon. Gusto kong ipadama sa iyong mahal kita. At patunay mo rin sa aking mahal mo ko ngayon. Dito. At tinuro nito ng daliri ang sahig. I'm sorry, Mike, pero hindi. Matigas at determinadong sagot ng dalaga. Ipilit mong gusto mo. Ang panggagahasa? Bakas ang galit sa tinig niya. Even if it means losing me? Even if it means losing you? Mahina lang yon pero matatag. Tumaas ang dibdib ng binata na matalim siyang tiningnan. Pagkaway hinablot ang polo shirt na nasa silya. Kung inaakala mo ikaw lang babae sa mundo, pwes magpahinog ka. At walang lingon-likod tong lumabas ng cottage. Naiwang di na kaumaan si Nika. Arangkada ng kotse ni Mike ang narinig niya. Mabilis siyang tumakbo palabas ng cottage, ngunit hulihan lang na sasakyan na nakita niya. Iniwan siya ni Mike? Dito sa resort? Miles away from Manila. Hindi siya makapaniwala. May kuilang minuto din siyang nakatayo doon sa pagbabaka sakaling bumalik ang binata. Tuluyan siyang nanlumo na mapagtantong iniwan na siyang talaga nito. Wala sa loob, dahan-dahan siyang bumalik sa loob ng cottage. Nalalambot na po sa gilid ng kama. Si Mike ang katlong boyfriend na nawala sa kanya dahil sa iisang kadahilanan. Iniyakan niya ang naunang dalawa pero sa pagkakataong to, hindi niya magawang umiyak. You are not worth a tear. Nanlulumo niyang bulong sa sarili. Hindi siya makaiyak, subalit nagpupuyos ang loob niya sa galit, sama ng loob at pagkahabag sa sarili. Hindi niya kayang isipin ang ganong uri ng lalaki
at isiping mahal niya ito. At sinabi na itong mahal siya. Wala bang lalaking hindi maghahangad sa katawan niya? Well, she has nothing against Talik. Ang di niya kayang lulukin kung bakit lagi na lang itong hinihinging patunay ng pagmamahal. Hindi ba sapat ang faithfulness, ang concern, at iba pang mga bagay na kakibat ng pagmamahal? Ang Talik bahagi ng relasyong pinagsasaluhan lamang ng mag-asawa. Kinalakan niya ang gantong pagmulat sa kanya ng mga konserbatibong magulang. Ang konserbatibong paniniwalang kinintal sa isip niya ng kanyang mga magulang ay di mamaaring makipagsabayan sa ganitong permissive society. Is it worth preserving the chastity and moral values kapalit ng sama ng loob at pagkabigo? Where have all the gentlemen and marrying kind gone? Marahan siyang tumayo mula sa kinaupuan. Tinignan ang relo sa braso niya, 5:30 ng hapon. San siya pupunta? May pampaserong sasakyan ba sa lugar na yon? Huminga siya na malalim. Pinuno ng hangin ng dibdib. Gusto niyang umiyak pero hindi niya gagawin yon. Sa halip, gusto niyang sumigaw at magwala. Sa bar ng resort siya, dinala ng kanyang mga paa. Naupo siya sa isa sa mga silyang naroon. Tinanaw ang pool na kanina lang umaga ay masaya silang apat na nililigo. Nagulat pa siya nung napitan siya ng waiter at itanong kung anong o-orderin niya. Do you serve tequila? Wala sa loob na naitanong niya. Sandali ang gumuhit na pagkabigla sa mukha ng waiter. Yes, ma'am? Bigyan mo ako. Ilang sandaling nawala ang waiter na nang makabalik, dala na ang order niya. Tinitigan niyang alak na nasa kupita. Nilaro-laro ng hintuturo ang bibig ng kristal. Hindi naman siya umiinom. Kahit minsan, di pa niya nasubukan uminom ng kahit anong uri ng alak. Tequila ang unang pumasok sa isip niya nang tanungin siya ng waiter. Narinig lang niya ito minsan wala sa mga bisita ng mommy niya, isang beses na may okasyon sa kanila. Habang tinitingnan niya ang anak sa kristal na iyon, tila toksong mukha niyang nakikitang nakalarawan sa likido. Nakangiti ito nang iinis. Frigid ka ba? Manhid? Walang pakiramdam? Ang sawaring narinig niyang sinasabi ng sariling anyo. Pagkatapos nahalinan ng larawan niya sa alak ng mga nagtatawa ng mukha ng mga classmates niya. You are missing a lot, Nika. Maganda at sexy ka nga, pang Miss Universe, kaso malamig ka pa sa yelo. Kaya ka iniiwan ng boyfriend mo at saka napabikit sa Nika. Humigpit ang hawak sa kupita. No, they don't really love me after all. Katwiran niya sa mga imahe na siyang lumalarawan. Tsaka dinala sa bibig ang kupita ng alak at straight na ininom. Bahagya lang siyang nasamid at naubo. Di niya gustong magmukhang katawa-tawa sa mga makakakitang hindi siya sanay. Kung tutusin, wala ng tao sa bahagi niya ng resort sa ganong oras, maliban sa dalawang waiter at isang nasa bar. Unti-unti ang pagguhit ng init sa lalamunan niya pababa. Nagtaas siya ng paningin at hinanap ng mga mata ang waiter. Kinawayan niya ito at humingi pa ng isa. Tulad ng una, kinakitaan ito ng pagkabigla, sabay tingin sa walang lamang kupita. Ganon pa man, walang kibong sumunod. Sa isang bahagi ng bar ay isang lalaki na naupo sa stool at napakong pansin sa kanya. Hindi ba't may mga kasamang babaeng yan kanina? Tanong nito sa bartender. Yes, sir. Sabi ng kahera, nagbayad na at naisauli na ang cottage. Palagay ko nag-iisa na lamang yan. Anong iniinom niya? Tequila, sir. At pangalawa na yan? Mukhang may problema. Hindi na sumagot ang lalaki at hindi inalis ang mga mata kay Nika na muli ininom ng straight ang laman ng kopita. Nakita nitong muli sumenya sa waiter ang dalaga at tumihingi na isa pang shot. Napatingin ang waiter sa lalaki na kaupo sa may stool. Umiling-iling ng bahagya ang huli na nagpapahiwatig na huwag nang bigyan. Marahang tumango ang lalaki at lumapit sa kinaroroonan ni Nika. Excuse me, pero matapang na uri ng alak ang iniinom mo. At sa nakikita kong para ng pag-inom mo, hindi ka sanay. Mahinahong wika ng lalaki. At kung bibigyan ka pa ng isa pang shot, tiyak na hindi ka na makakatayo dyan. Ano bang pakialam mo? May ibabayad naman ako ah. Marahang bulyaw ng dalaga na nagtatangkang tumayo. Kung di sa maagap na pag-alalin ito sa kanya, tiyak na nabawal na siya. Oh, aniyang tinutop ang noo. Bakit siya nahihilo? Bakit para siya nakasakay sa roller coaster? Please, sit down. Wika ulit ng lalaki na marahan siyang iniupo. Nagtaas na mukha sa Nika upang tingnan ng lalaki, subalit di niya na maninag ang mukha nito. Ginalan niya mga mata niya. Ilag tao ba ang nakatayo sa dako roon? Bakit malabo lahat? Ano nangyayari sa kanya? Muli siyang tumayo.
At nang hawakan siya ng lalaki, pinalis niya ang mga kamay nito. Nagpilit tumakbang at sa pagkakataong yon, humigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Halos nakayakap ito sa kanya dahil tiyak, bubuwal siya. Sandaling di kumilos si Nika, ang mukha niyang nakadaiti sa dibdib ng lalaki. Gusto niyang itulak ulit to, pero bakit pakiramdam niya gusto niyang manatili doon? Safe and comfort ang nararamdaman niya. Ridiculous! Ano niya sa sarili? Lasing na siyang talaga. Ganun nga. Miss, nasaan ang mga kasama mo? Dadalhin kita sa kanila? Napangiti si Nika. Ikaw ang kasama ko, di ba? Nagsalubong ang mga kilingang ng lalaki. Bahagyang umiling. Marahan siyang muling umupo. Tinitigan ito ang dalaga na nakangiti gayong wala namang giningitian. Napakaganda. Wika ng lalaki sa sarili. Kaninang umaga inukupan niya ang buo nitong pansin. Mula sa cottage nito, tinanaw siya sa pamamagitan ng teleskopyo. At ngayon, napatunayan itong higit na magandang dalaga sa malapitan. Nakakuha nitong boyfriend niya, ang isa sa dalawang lalaki dahil nakita nito, lagi nakayakap sa kanya si Mike nang nasa tubig sila. Doon ito tinigilan ng pagtanaw. Kung bakit nakaramdam ng inis ang lalaki, hindi nito alam. Miss, inuulit ko, nasan ba mga kasama mo kanina? Iniwan nila ako? Medyo pahikbing sagot ng dalaga. Di gustong maniwala ng lalaki. Sinong siraulong boyfriend ang iiwan na siya? Tanong nito sa sarili. Saan mo gustong ihatid kita? Tanong nito muli. Humagikik ang dalaga. Kung saan mo ako gustong dalhin kahit sa buwan? Napailing ang lalaki. Nakakabighani ang mga ngiti ni Nika. May perfect set of white teeth. Pang toothpaste model smile. Hindi ka na sumagot. Saan mo ako gustong dalhin? Ani Nika ang madulas na ang paraan ng pagsasalita. Sino mang nakakakilala sa kanya at narinig ang mga sinasabi niya, tiyak na magugulat. Gusto mong sumama sa cottage ko? Okay. At tumawa. Sa pandinig ng lalaki, isang magandang musika ang tawa ng dalaga. Nakahawak sa bewang ni Nika ang lalaki bilang pag-alalay. Humilig naman sa balikat ng lalaki ang dalaga na tila walang pakialam. Sa isang pribadong cottage na malayo sa karamihan, dinala ng lalaki si Nika. Yari ito sa nipa at kawain at mukhang espesyal ang pagkakayari. Sunod-sunuran ang dalagang nakangiti sa kawalan. Inaupo siya ng lalaki sa isang katring kawain na may kutson. Binagsak ng dalaga ang sarili sa higaan. Kahit hindi niya gustong ipikit ang mga mata, sadyang hinihila na namimigat niya mga talukap. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa, pabalik sa maganda niyang mukha. Anong gusto mo, kape? Ikaw ang gusto ko. Sagot ng dalagang malumanin na tinig. Iba ang pakiramdam niya. Napakadaling mamutawi sa bibig niya mga salita na ni Sabiro hindi niya masasabi sa isang lalaki kung di siya nakainom. Gusto niyang awatin ang sarili, pero may bahagi ng utak niya nag-uutos sa takasan ng realidad. Ang palayain ng sarili mula sa mga inhibisyon. I am all yours. Ikaw, akin ka rin ba ngayon? Tuksong tanong ng lalaki. Iyong iyo, mula ulo hanggang paa, ang walang pakialam niyang sagot. Kaya lang bakit di ko yata makita ng malinaw ang mukha mo? Marahang tinapik ng lalaking pisngi ni Nika at tumawa ng mahina. Pag nawala ang epekto nang nainom mo, makikita mo ako ng diretso. Gwapo ka ba? Lumakas ang tawa ng lalaki. Hindi kasing gwapo ng boyfriend mo marahil? Oh yes, Mike is handsome but half a man. At anong ibig mong sabihin dyan? Amused na amused ang lalaki sa kanyang sinabi. Nang hindi sumagot ang dalaga, muling nagtanong ang lalaki. Anong gusto mong gawin natin? Malakas na tawa ang sinagot ng dalaga. Hysterical na tawa. Naluha na siya sa pagtawa. Nabahala ng kaunti ang lalaki. Please, calm down. Inawakan ito ang dalaga sa magkabilang balikat. Men are just simply stupid. Sagot ni Nikang di pa rin mapigilan ang pagtawa. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Bakit mo nasabi yan? Iniwan ako ng boyfriend ko dito sa resort. Dala iyokong gawin ang ginagawa ko ngayon sa'yo. Tapos eto ka, tinatanong ako kung anong gagawin natin. At muling tumawa. Why? Let's talk about the birds and the bees and the flowers and the trees and the thing called... Nakitawa sa kanyang lalaki. Tumayo at tinungo ang narinong personal ref. Kumuha na isang canned beer. Binuksan ito at uminom. Ayokong papaniwalain ang sarili kong lasing ka dahil di ko gustong isipin na kaya mo lang nasasabi yung mga sinasabi mo dahil sa nainom mo. Wika nito na muling naupo sa gilid ng higaan. Alam mo bang maganda ka?
everything about you is beautiful. Ang boses mo, facial expression mo, pati pagtawa mo. Thank you. Para kang Greek goddess. Parang totoo. Itim na itim ang buhok mo. Or even black. Sinuklay ng mga daliri ang buhok ng dalaga. I like that. It makes me feel so sleepy. Dinikit ni Nika ang pisngi niya sa braso ng lalaki. Huwag mong sabihin sa akin Aphrodite ang pangalan mo. And you are Apollo? If this is but a dream, ayokong magising. And if you're not real, then take me to your world. Wika ng lalaki na ang hintuturo. Marahang pinagapang sa noo pababa sa ilong hanggang sa labi ng dalaga. Banayad na hinaplos ng hintuturo ang mga labi niya. Very poetic. But do we have to keep on talking? Don't you want me? Tanong niya na bahagyang kinagat ang daliri na naglalaro sa mga labi niya. Do you want me to want you? Di sumagot si Nika sa halip. Unti-unting tinanggal ang blouse niya. May isang munting tinig sa likod ng isip niya na pilit siyang inaawat sa ginagawa. Kanina lang pinagpipilitan ni Mike ang mga botones na yon, ayaw niya. Bakit ngayon ito at siya mismo ang porsigido? Sinansalan niyang munting tinig na yon at sinaksak sa kailaniman ng utak niya. Pinagpatuloy ang ginagawa. Natambad sa lalaki na bahagyang natatakpan na manipis na lace bra. Marahang umabong lalaki. Hindi lang iilang babae ang nakita niya na at magagandang lahat. Hindi siya agad nagre-react maribang nasa aktwal na pagtatalik. Pero ang babaeng to kanina pa siya pinag-iinit. Pagkatapos ay dumako ang kamay ni Nika sa pantalon niya. What are you doing? Tanong ng lalaking tumingala sa kisame. What a stupid question. Mabagal ka kasi. Sinabayan pa ni Nika ng tawa. Tinaas ang katawan para may baba ang pantalon. Pagkatapos binaksin ng mga binti ang pantalon hanggang tuluyan yung mahulog sa may paanan ng katre. Don't worry, wala akong sakit. Tumawa ang lalaking iiling-iling. Paggawa ito naman na natanggal ng suot at sinampay sa may silya. Madilim na sa labas kaya talos ganoon na rin sa loob ng cottage. Binuksan ng lalaking lampshade sa tabi ng higaan. Napuno ng kulay pulang liwanag ang silid. Muli itong naupo at tinunghayan ang nakalatag na kagandahan. Ang sabi mo kanina, iniwan ka ng boyfriend mo dito sa resort. Bakit? Because I don't want to make love with him. Sagot ng dalagang nakapikit. Dahan-dahan bumaba ang mga labi ng lalaki sa labi niya. Sa simula na nunukso, giving her lips gentle kiss bites. Maya-maya ay lumalim ng halik nito. Mapusok, mapaghanap at nangaangkin. Napasingap si Nika na tila mo nalulunod. Hindi niya may paliwanag ang nadamanan dahil lang sa halik. Minsan man di siya nakaramdam ng ganto kay Mike at di sa gantong paraan humalik ang kasintahan. Your boyfriend must be a lousy lover. Wika nito sa pagitan ng mga halig. And you are not? Di sumagot ang lalaki. Tinanggal nito ang hook ng bra niya. Kanina lang pinagmamatigasan niyang aluser ng kamay ni Mike sa dibdib niya. Ngayon halos gusto niyang tulungan ng lalaki bagaman madali nitong natanggal at alisin ang bra niya. At inihagis sa lapag. Sa natitirang katinoan ng isip, gusto niya itong itulak, subalit tumatanggi ang katawan niya. Pilit niyang binubuksan ang kanyang mga mata, subalit sadyang mabigat ng mga talukap nito. Sari-saring emosyon na nadaman ni Nika, takot sa ginagawa niya, sensasyon dulot ng ginagawa ng lalaki. Hindi niya gustong huminto ang lalaki sa ginagawa nito. Kung sa nagdaan ng mga kamay nito, sinusundan din ang mga labi. Please! Bulong niya na kung anumang ibig sabihin, hindi niya rin tiyak. What are you asking for? Masayo yung tanong ng lalaki. Now? Bilang sagot, marahang kinabig ni Nika ang estranghero sa kanya. At nang angkinin siya nito, sinikap niyang wag mapasigaw. Sandaling natigilan ang lalaki at napatitig sa kanya. Hindi ka nagbibiro? Bulalas nito sa mapasyaw na liwanag na nanggagaling sa lampshade, kitang-kita ang pain and discomfort. Di sumagot ang dalagang natin nakapikit. Relax, di kita sasaktan. Bulong ng lalaking di makapaniwala. Lalong humigpit ang pagkakakapit ni Nika. Sinikap pag kumilos sa pag-aangking iyon na ginagawa sa kanya. This stranger absorbed her pain and took her to the edge of ecstasy. Di naalis ng lalaki ang mata sa dalaga. Pain, passion and ecstasy ang hali-haliling nakikita niya sa mukha nito. At kung sino man ang babaeng to natitiyak niya, hindi nito kailanman malilimutan ang gabing yon. Sa pakiwari ni Nika, dinala siya ng lalaki sa tuktok na isang mataas na bundok at sa walang hanggang pagkawala ng kanyang kamalayan.
Ayan. Enjoyed it? Bulong ng lalaki sa ibabaw ng buhok niya makalipas ang ilang sandali. Mmm. Ang sagot ng dalaga na dala marahin ng pagod, kasiyahan at pagkalasing, hinihila na matinding antok. Nakasiksik ang mukha sa dibdib ng lalaki habang nakayakap naman to sa kanya. Ang init mula sa katawan ng lalaki lalo nagpadagdag sa pagnanais niyang matulog. Now, am I a lousy lover? Di rin ako ang sagutin ni Nika yon. Tsaka una ang pagkakataon, sa ibang bahay nagpalipas sa magdamag ng dalaga sa piling ng isang estranghero. Napangiti ang lalaki at ginawaran siya ng isang halik sa buhok. Hinigpitan nito ang pagkakayakap sa kanya. Paano ka nakauwi? Tanong na Joanne na nagpupuyo sa galit. I hitchhike. Pamilyang galing ng Laguna, palawas ng Maynila. Sagot ng dalaga matapos ipagtapat sa kaibigan ang pangyayari. Oh, I'm sorry. Hindi kita dapat iniwan. Hindi ako dapat aniwala kay Arnel nang sabihin niyang ikaw may gustong maiwan kay ni Mike. At nang di ka umuwi kagabi, tuluyan na ako naniwala. Wika ni Joanne na gustong sisihin ng sarili. Gumuhit ang matinding pag-aalala sa mukha ni Nika na ang maalala ang tiyuhin. Ang tito, alam ba niyang di ako umuwi kagabi? Umiling si Joanne. Hindi, gabi na siyang dumating at nang makita niya akong pumasok ng kwarto, maraming nakala niyang tulog ka na. At kaninang umaga hindi na rin siya nagtanong. Ang sabi niya magpahinga tayo maghapon dahil linggo daw naman. Eh ang katulong. Alam mo naman si Tonya, pag di makausapin hindi rin magsasalita. Nakahinga na malawag si Nika. Sa biyahe pa uwi, iniisip niya kung paano haharapin ang tito at talagang wala siyang mabuong dahilan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa nangyari sa iyo, Nika. Maluhaluhang sinabi ulit ni Joanne. Stop blaming yourself. Si Mike ang may kasalanan. At si Arnel. Bakas ang galit sa tinig ni Joanne nang banggitin ang kasintahan. Kaya lang bakit ipinataw mo ang parusa sa sarili mo, Nika? Mula pagkabata, Nika na ang tawag ni Joanne sa dalaga. Ito lang at ang mommy Nika ang tumatawag sa kanya ng ganon. Para na magkapatid ang turingan nila palibhasa, magkababata at pareho nag-iisang anak. Ganun pa man, hindi nalilimutan ni Joanne na malaki ang utang na loob nito sa mga magulang ni Nika. Ang ama ni Joanne ang katiwala sa niyuga ni Nika sa probinsya. Nasa high school to ng lubusang maulila. Kinupkop at pinag-aral ito ng mga magulang ni Nika hanggang sa makatapos at makapagtrabaho bilang executive secretary sa isang kumpanya sa Makati. Kalimutan na natin ang lahat, Joanne. Ituring na isang masamang panaginip. Sandaling napapikit si Nika at tinutop ang noo. Pagising pala niya, masakit na ang ulo niya. Dala marahil ng nainom na nagdaang gabi. Hindi madalang gawin yon. Napakaingat mo pagdating sa mga ganong bagay. Pagkatapos sa kung sinong hindi dapat makarating sa mga daddy at mommy ang nangyari, Joanne. At lalong hindi ito dapat malaman ng tito. Ano yan, ewan kung kaya nga niyang ibaon sa limot ang lahat. Kahit na kasi na ipagtapat niya sa kaibigan ang buong pangyayari, nilaktawan niya ang bahagi nag-enjoy at nasiyahan siya nang ang estrangherong lalaki was unusually gentle and considerate with her. At na kahit sa mga sandaling ito, hindi niya maiwasang mag-ilit ang pakiramdam kapag naalala ang nangyari. At sa lahat ng mga to, guilt ang nadarama niya. She felt immoral and dirty. Mabuti sana kung nasaktan lang siya. Mas madaling pakihirapan ang galit sa sarili kaysa guilt. Iniwan siya ni Mike sa resort dahil hindi niya gustong magkaroon ng premarital affair dito. Tapos ayon, at sa isang iglap na rebelyon, katulong ang espiritu ng alak, pinagkalob niya ang sarili sa isang total stranger. And to top it all, she enjoyed the sensual violation of her body. That man was an expert. Nadarama pa niya ang haplos ng kamay at labi nito sa buong niyang katawan. Ang mga labi nitong buong kasanayang hinahanap ang pleasure spot ng kanyang katawan. Naputol ang iniisip niya na magsalita si Joanne. Eh ano na ngayon ang plano mo? 1 month na lang graduation na. Magko-concentrate na lang ko sa commercial modeling. Yun ang suggestion ni Tito. Nangailangan ang Lang & Velez advertising na isang bagong mukha? Sagot ng dalaga. 2 years ago, gumawa siya ng isang commercial stint sa agency na yon para sa isang bagong labas na toothpaste. Maraming nagkagusto sa commercial na yon. She was only 19 at si Tito ang director ng photography noon. Masasandan pa sana yon kung pinayagan siya ng daddy niya. Ang sabi nito, makakasagabal yon sa kanyang pag-aaral. Kinakailangan i-maintain niya ang scholarship at ngayon, gagraduate na siya ng cum laude. Gusto kong commercial mo na yon. Wika ni Joanne sa unang pagkakataon mula nang dumating si Nika ay napangiti.
You were so sweet and innocent, flashing your million-dollar smile. Subalit iba ang laman ng isip ni Nika ng sandaling iyon. Nakahilig to sa sandalan ng sopa, kip-kip ang malaking throw pillow. Muling inokupa ng estrangherong lalaki ang utak niya. Mahihinang endearments nito ang kasalukuyang narinig niya at pakiramdam niya, nananayo ang mga munting balahibo niya sa katawan. Dapat bang pagsisihan niya na hindi man lang niya ninais na makilala ito? Nang magising siya kaninang umaga, nag-iisa na lang siya sa higaan. Gayunman, tiyak na nasa resort pa ang lalaki dahil sa isang mesa, naroon ang isang attache case, sunglass at lighter. Natakot siyang harapin to kaya nagmadali siya nagbihis at umalis. Hindi niya gustong makita sa ganong uri lang ng lalaki niya ipagkakaloob ang sarili. Anong itsura ng lalaking yon? Naghihinalang tinitigan ni John sa Nika. Gusto pa siya nitong usisahin tungkol sa nangyari pero may nabuti nitong magsawalang kibo na lamang. Lunes ng umaga, paglabas ni Nika sa kolehiyo ay natanaw niya na sa gate si Mike at talagang inaabangan siya. Tumalim ang mukha ng dalaga, binilisan ang lakad pa iwas sa binata. Nika, please, wait! Habol ang binata. Tuloy-tuloy ang dalaga hanggang sa kinapapanadahan ng kotse niya. Maagap niyang nahawakan ni Mike sa braso. Mag-usap tayo, please, Nika. Nasa kabilang kali lang ang kotse ko. May dapat pa ba tayong pag-usapan, Mike? I'm sorry, Nika, but you see, I went back. Wala ka na sa cottage. Then you probably took the long road. Sarkasa kong sagot ng dalaga. Long enough, par. Napasa kamay ko ang lalaking yon. Bulong niya sa sarili. Kinuha ng dalaga ang susi ng kotse mula sa kanyang bag at binuksan ang pinto ng Kia Pride niya. Inihagis sa likod ang upuan ng bag at gamit ng eskwela. Nang akma siyang sasakay, ay pinigil siya ng binata. Inaabala mo ako, Mike? Nika, ang sabi ko, I'm sorry. Nagalit ako at naging bastos pero binalikan kita na makapag-isip ako. Tinanong kita sa mga boy doon. I even asked the man inside their bar if he saw you at kahit yung isang waiter doon. Paliwanag ng binata. Natigilan si Nika. Matamang tinitigan ang kaharap. Kung naghintay siya sandali at hindi nagpadalos-dalos, marahil hindi nangyari ang ginawa niya. Pero bakit di sinabi ng bar kung nasaan siya? Kung tinuro ng mga tong kinararoonan niya, tiyak, susunod doon si Mike. Biniyaran ba ng lalaki ang mga nasa bar kaya hindi siya tinuro? Gusto niyang mamuhi sa lalaki ngayon. Sadya siyang pinagsamantalahan nito but it's all over now. The damage has been done. Huminga na malalim si Nika bago nagsalita. Pinatatawad na kita, Mike. Pero hindi mo na maibabalik ang relasyong ikaw mismo ang pumutol. At tuluyang pumasok ng kotse at pinaandar yon. Magpapalipas lang ako ng galit mo, Nika. Alam ko, mahal mo pa rin ako. Isang matabang na ngiti ang sinagot ng dalaga at tuloy nang pinatakbo ang kotse sa kabaan ng Katipunan Avenue patungong Blue Ridge. Isang 3-bedroom house ang tinutuloy nila ni Joan. Pag-aari to ni Tito, ang bunsong kapatid ng ama niya. Natanaw niya sa garahe ang sentra ng tiyuhin. Maagat tong umuwi ngayon dahil 5:30 pa lang ng hapon. Karaniwan ay pasado alas 7 na kung umuwi ito. Bumusina si Nika at isang katulong lumabas at pinagbuksan siya ng gate. Tuloy-tuloy na sana sa kwarto niyang dalaga nang matanawan niyang lumabas mula sa kusina, si Rick. Napangiti siya. 33 na ito at binata pa rin, gayong gwapo naman at may matatag na trabaho. Hindi ilang babaeng tumatawag sa telepono at hinahanap si Rick. Subalit wala siyang alam na girlfriend nito. Kapag tinatanong naman niya kung kailan niya makikilala ang girlfriend nito, ngiti lang ang sinasagot. Yup. May inaayos kasi ako ibang bagay kaninang hapon at ipinasya ko umuwi na at kausapin ka. Naupo ito sa sofa at sinanyasan siyang maupo rito. Napag-isipan mo na ba yung sinabi ko sa iyong bagong directoral assignment ko? Simula nito na nakaupo na si Nika. Magugustuhan kaya ako ng boss mo, Tito Rick? Nag-aaral lang tanong ng dalaga. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin, Nika. Maliban sa ganda, nasa iyong importanteng katangin na isang modelo, and that is your flawless skin. Sa'yo, pero paano naman sa mga superiors mo? Isa na lang ang amo ko, si River Valencia. Matagal nang patay ang Filipino-American ni Mr. Lang at binili ni River ang share. Although Lang and Velez Advertising is a corporation, River owns 60% of the stock. Paliwanag ni Rick. Sa palagay mo, magugustuhan niya ako? Natitiyak ko. Ang commercial na ginawa mo noon sa aming kumpanya 2 years ago, nag-click at si River ang nag-approve noon.
Isa pa, kaibigan ko si River. We've been together since college days at alam ko ang gusto nun. So, malakas ang backer ko. Kaibigan na may-ari. Mahihimig, sarkasikong tura ng dalaga. Tumaas ang kilin ng binata. Ano ka ba naman, Nika? Wala ka bang tiwala sa assets mo? Hindi kita kailangan backupan. Kinuha ng dalaga ang throw pillow at niyakap. Mataba ako ngayon, Tito Rick, at 2 years older na. Nonsense. Pagka-graduate mo, we will start shooting. Tapos na ang contract na previous model. Alam mo naman ang trabahong to, laging bagong mukha kang dapat. And you're fresh and sweet, my dearest. Masuyong tinapik ang mukha ng kaysa isang pamangkin. Nakalimutan mo ang daddy at ang mommy? Akong bahala sa kuya at sa ate. Kung di ko pa alam na nung makita nilang mukha mo sa TV, tigas ng pagmamalaki. Ngayong tapos ka na sa pag-aaral at titiya ko, papayag naman ngayon. Nangingiting sagot ni Rick. Naputol ang pag-uusap ng magtiyo nang dumating si Joanne. Hi Rick! Hello! Sagot ng binata na sinabayan ng tayo upang pumasok ng silid nito. Wala kayatang boyfriend na naghatid ngayon. Pahabol nito. Alanganing ngiti ang sinigot ni Joanne at naupo sa tabi ni Rika. House office today, si Nika. Di sumagot ang dalaga. Sumandal at inihilig ang ulo sa sandalan. Don't tell me. Nagkagalit na naman kay ni Arnel. Nakipag-break na ako sa kanya. Hindi makapaniwala si Nika. Kahuli-huli niyang marinig ang kaibigan yon. Mahal na mahal ito si Arnel at ni hindi nito susubukin na hamunin na i-break ang boyfriend. I can't believe it. Bakit? Sinita ko siya kanina tungkol sa nangyari sa resort noong Sabado. Nagalit at kung ano nang sinabi. Yan lang? Come on, Joanne. I appreciate your concern pero hindi mo kailangan makipag-break kay Arnel dahil lang sa akin. Protesta ni Nika. Hindi lang yon, Nika. Mga pinagsama-samang mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan. Pakiramdam ko, tinitake advantage niya na mahal ko siya. Unreasonable. Palibasa, alam niyang ako lagi ang maamo pag nag-aaway kami. Possessive na wala sa lugar. And lately, gusto niya ako lagi gagastos pag lumalabas kami. Ayoko lang ganon, Nika. Okay lang kung paminsan-minsan o di kaya yung ako mismo ang nagtitreat. Noong una, nagbubulag-bulagan akong niloloko na niya ako. Kaya bago pa tuluyang maubos ang pagpapahalaga ko sa sarili ko, tinapos ko na lang yung relasyon namin. Mahabang paliwanag ng dalaga. Seryoso ka ba dyan? Baka naman break today on tomorrow. Bumuntong hininga sa Joanne. I just suddenly got tired of him. Lalo pa nung aminin niyang pinanan nila ni Mike na pag-iwan sa Joanne sa resort. Duwag ang tawag ko doon sa mga taong naghahangad ng kapahamakan ng kapwa, Nika. At kung nagawa niyang sulsulan si Mike ng ganon, I could imagine him na nagbibida sa mga barkada niya ng intimate scenes namin. Itinaas ni Nika ang palad. Give me 5, man, and welcome to the club. Sa ganon sila muling nalabasan ni Rick. Anong ibig sabihin niyan? Di sumagot ang dalawa. Nakatungo lang sa Joanne habang sumasayaw-sayaw si Nika na sinasabayan ng isang lumang kanta. Free again, independent me. Free again, time to have a party. Isang makahulugang sulyap ang ipinukol ni Rick kay Joanne. Kung hindi sa pakiusap ni Rick, hindi papayag ang mga magulang ni Nika na hindi siya umuwi ng araw na yon pagkatapos ng graduation. Sa isang kilalang restaurant nag-celebrate ng mga to kasama sa Joanne, akalain ko bang makukuha mo ang cum laude, Nika? Biro ni Rick. Rick, scholar ang pamangkin mo mula pa nung high school. Wika ng papa ni Nika. Kaya nga, bakit kailangan pa maiwan si Nika dito? Mapapamahalaan niya na ang munting negosyo natin. Sabat ni Rina, ang mami ni Nika na sa edad na 48, lutang pa rin ang ganda. Nako Rick, kung hindi ko nga lang alam na hindi mo pababayaan yung pamangkin mo, noon kang paintulutan kong dito sa Maynila mag-aral. Si Arthur ulit na binubuklat ang kontrata na inabot ng kapatid. Liim na nagsikuhan sila Nika at Joanne. Kuya, gusto ni Nika ang trabaho ang iniaalok ko sa kanya. Ayaw niyo ba yon? Next month, makikita niyo siya sa TV. At kung tungkol sa negosyo, magagawa niya yon when she's a little older. Rason ng binata. Oo nga naman, Daddy. Hindi ba't gustong gusto niyo yung commercial ko sa toothpaste noon? Dugtong ni Nika na kumawit sa braso ng ama. Di kumibo ang matandang lalaki. Sa kaibutunan ng dibdib, naroon ang pagmamalaki sa anak. Ilang mga kaibigan at kakilalang laging binabanggit yun sa kanya. Mga papuring nakakataba ng puso dahil totoong maganda ang anak. Ano pa nga bang magagawa ko eh? Pinagkakaisa nyo na akong magtiyo. Mangako kang muli, Rick, na titingnan mong mabuti ang pamangkin mo. Baka naman puro boyfriend ang asikasuhin niya dito sa kung sino-sino lang.
Huwag ka mag-arala, kuya. Besides, ayan lang ang atin. 3 hours lang ang drive mula dito. Isa pang gusto naming mangyari, uuwi si Nika sa atin tuwing weekends. Kasama ka, Joanne? Ana rin na. Don't worry, mommy. Friday pa lang, naroon na kami ni Joanne. Masayang sagot ng dalaga. Nasinabayan naman ang tango ni Joanne. Nagpatuloy sa pagkain ng lima ng maya-maya, tumayo si Nika. Sinapo ang bibig at nagmamadaling tinungo ang washroom. Nag-aaral lang sumunod si Joanne sa washroom. Nilabas lahat ni Nika ang kinain habang hinahagod ni Joanne ang likod niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Di sumagot ang dalaga na sige sa pagduwal. Binuksan ang gripo at patuluyang pinaagos. Nang mahimasmasa na ginamas ng mukha, kumuha ng paper towel at pinanasan ng pawisang noo at basang mukha. Tila nahahapong sumandal sa tiled wall ng washroom sa Nika. Kanina pa pagpasok natin masama ang pakiramdam ko, Joanne. Wala ka namang hindi gusto sa in-order natin ah. Paborito mong lahat yun. Nagtatakang sumagot ang dalaga. Naghibit ng balikat si Nika. Inayos ang sarili. Stomach upset. Excited ako sa graduation plus the fact na kinukumbinsin natin ng mommy at daddy na payagan ako sa trabaho. At nagaya na siyang lumabas. Siya namang pagpasok na rin niya na sinundan sila. Ano nangyari sa'yo, iha? Kanina ba po ako parang sinisigmura, mommy? Naduwal ako, but I'm okay now? Kundangan na isang basong gatas ng ininom mo kaninang umaga, nalipasan ka tiyak ng gutom. Mahimig sermon ang tiling ng ina na sinabayan sila pabalik sa mesa. Nang hapon din yan, bumalik ng Batangas sa mag-asawa. Papasok na sa opisina kinabukasan si Joanne, hindi pa rin bumabangon si Nika. Mag-isa tong naupo sa mesa para mag-almusal nang sabayan Rick. Let's have breakfast together at iahatid na kita sa opisina mo. Nagsari ng kape ang binata sa tasa nito. Hindi ka ba maaabala? Nahihiyang sagot ang dalaga. Parehong Makati ang tungo natin, hindi ba? Nakangiting sagot ng binata. Tulog pa ba si Nika? Gising na pero di pa raw siya babangon at masama ang katawan niya. Postgraduate jitters? Di na sumagot sa Joanne, tahimik silang kumain. Pagkatid sa dalaga, nagtuloy na ng opisina si Rick. Morning, Jean. Nandiyan na ba si Raver? Kakarating lang, pasok ka na. Ninuso ng sekretary ang silid ng boss. Nagpipirma ng check yung lalaki na kaupo sa executive desk. Sandaling sumulap to kay Rick pagkatapos ay muling pinagpatuloy ang ginagawa. Sandali lang to, pare. Naghihintay si Luis at dadalin sa bangko. Take your time. Naupo si Rick sa swivel chair na nasa harap ng mesa. Pinagmasdan ng kaibigan. Mataas to ng kaunti sa kanya. Physically fit dahil hindi nakaligtang dalawin ang private gym nito sa bahay gano'n man kaabala. Mayaman at tulad niya, binata pa rin. Dinampot ng laki intercom at pinakuha sa sekretarya ang mga checking pinirmahan. Pumasok sa Jean at ginawang folder at agad ding lumabas. Anong balita, pare? Nakakita ka na ba ng bagong mukha para sa bagong produkto ng sabong i-introduce ng Asia Skincare Products? Sumandal ito sa upuan at tinaas ang dalawang paa sa mesa. Inilatag ni Rick ang kontratang naka-folder sa harap ng kaibigan. Here is the contract, fully signed. Inabot ito ng lalaki at tinignan. Tari kami, Villanueva. Kamag-anak mo? Tumango si Rick. My niece. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Alam kong may deadline tayong hinahabol, pare. But are you sure she's the right girl for the job? Alanganing umiti ito. No, don't get me wrong. If you know what I mean, we need more than just a pretty face. Precisely. She's just the perfect girl for that commercial. Di dahil pamangkin ko siya. May ginawa na siyang commercial sa atin 2 years ago. Remember the toothpaste commercial ng isa ring kumpanya? At sinabi ang detalye. Pili tinahagip sa alaanan ng lalaking sinasabi ng kaharap. Did I approve the contract? Of course, wala na si Mr. Lang noon. Nagiging malilimutin ka, River. Sabi mo pa nga, you liked her smile. Do you have the tape? Ipakukuha ko. Pirindot ng binatang intercom sa mesa at hiningi ang tape. Makalipas ng ilang minuto, pumasok ang isang empleyado na matapos ibigay ang hinihingi, lumabas din uli. Isinalang to ni Rick sa naroong VCR. Dinampot ang remote control at muling naupo. That's her, 2 years ago. Tinitigan ng lalaki ang screen. Kinabahan ito. Umayos ng upo. Kung nakaharap si Rick, nakita niya sanang matinding pagkabigla sa mukha ng lalaki. Give me that remote control. At inabot ang remote mula kay Rick. Freeze at close up ang ginawa ni Raver sa nakangiting si Nika. Pamangkin mo siya? Halos di makilala ng lalaki ang sariling tinig. Yup, she stays with me and she's 21 now.
Now, Raver, am I right? Di sumagot si Raver. Malilimutan ba niya ang mukhang nakikita niya sa screen? Sa loob ng 5 linggo, ginulo ng mukhang iyon ang isip at buong pagkataon niya. Paano niya malilimutan ang pain at ecstasy na nakita niyang naghalili sa mukha ng babaeng nakatalik niya sa mismong resort na pag-aari niya? Halos galugarin ng mga tao niya ang buong lugar sa paghanap sa babae na nang balikan niya ng umagang yon, wala na. Linggo-linggo bumabalik siya roon sa pag-asam na muli niya itong makikita. Aakalain ba niyang abot kamay lang pala niyang hinahanap? Hindi ka na sumagot, si Rick na naiinip sa verdict. Huminga ng malalim si Raver. Yes, she's very pretty. Unusually pretty, like a Greek goddess. Para sa sarili niya ang huling tinuran. Ngumiti ang nasiyang si Rick. So, when do I start to shoot? We only have 3 weeks sa deadline. Kinuha ng lalaki ang kontrata sa mesa. Pinirmahan ng mga kaukulang espasyo. May boyfriend ba ang pamangkin mo niyan? Wala sa loob na naitanong nito. Medyo nagtaka si Rick. Minsan man, di nagtatanong ng ganong personal si Raver sa mga modelo nito. As long as they meet the requirements of the contract, na foremost ay yung galing ka sa isang kagalang-galang na pamilya and of good moral character. Si Mike. Pero may palagay ako nakipag-break na naman ng pamangkin ko. Pero hindi ko to nakikitang dumadalaw. Anong ibig mong sabing nakipag-break na naman? Gustong isipin ni Rick na hindi naman talaga interesado si Raver sa personal na mga affairs ni Rika, kundi gusto lang nito na may pinag-uusapan. Pero nang tingnan niya ang binata, seryosong mukha nito, tila hinihintay ang sagot niya. Sa akin ipinagkatiwala ng kapatid ko, ang kaisa-isa nilang anak na yan, but I allowed her na makipag-boyfriend. Maliban pa sa mapagkakatiwalaan ko sa Nika, napaka-konserbatibo niya when it comes to a relationship. Mike was the third guy na sa palagay ko nakipag-break sa kanya, paniwanag ni Rick. Anong dahilan? Alam ko ang dahilan noong naunang dalawa dahil naroon ako when she cried a river na makipag-break siya. Iisang dahilan sa magkasunod na pangyayari. Sabi niya all they wanted from her is to take her to bed. At kung di nga lang daw dahil sa akin at sa daddy niya, matagal nang nawala ang tiwala niyang mga natitira pang natpendalong lalaki. Di maiwasan ni Rick ang di matawa sa huling tinuran. Wait till she meets you at mabalitaan ang mga affairs mo, lalo nang magiging cynic yon. Pilit nang umiti si Raver. Nagpakawala na isang buntong hininga. Anong background ng commercial, friend? Ang rough storyboards na nakikita ko, bedroom and bathroom scenes, bagong gising, close-up sa mukha, then maghihilamos, things like that. Use my house. Use your what? Gulat na ulit ni Rick. Tama bang narinig ko? Minsan man hindi pinagamit ni Raver ang bahay nito for commercial purposes, partikular ang binata sa privacy nito. Yes, at mamili ka kung alin ang angkop, bagaman palagay ko, yari na ang storyboards. Ang garden o ang isa sa 2 guest rooms. Well, at least, hindi ako mahirapang maghanap ng location site with 3 weeks to go. Bagaman nagtataka, hindi mapigilan ng binata ang matuwa dahil isang suliranin ang nawala. Matagal nang nakaalis si Rick ay sa screen pa rin nakatingin si Raver. Nasa ganoon siyang pag-iisip ng pasukan si Trixie. Hello, darling. Sabay halik sa mga labi ng binata. Ano yan? Nilingon ang screen. Ang bagong modelo para sa commercial na ginagawa ni Rick. At pinatay ang VCR. Ngunit, muling binuhay ito ng dalaga. I have seen that commercial. Luma na yan ah. Sabi mo, fresh face ang kailangan mo. Kaya ayaw mong ibigay sa akin ang trabaho. Pagmamaktol ni Trixie. Ang nakikita mong yan was done 2 years ago. At hindi siya professional model. Yan ang kauna-unahang ginawa niya. Bored na sagot ng binata na tumayo. Sinalansan sa isang tabi ang laman ng mesa. Aalis ka ba? Sa Philippine Plaza, may meeting advertising association at kinuha ang susi ng kotse sa drawer. Are we dining out, Raver? Malambing na tanong ni Trixie, sabay yakap sa bewang ng binata. May appointment ako mamayang gabi, Trixie, some other time. Inalis itong nakapulupot na mga braso ng dalaga at tinampot ang attache case at lumabas ng silid. Naiwan na kasi mga si Trixie. Di niya kailanman maintindihan si River. Maliban sa 2 or 3 private affairs nila, hanggang doon na lamang ito. Malamig lagi. Sinikap na niyang makuha ng hustong atensyon nito. Subalit ganun pa rin. May distansyang binibigay ang binata na hindi man verbal ay kinikilos naman ito. Nang gabing yon, masayang binalita ni Rick kay Nika ang resulta. And get ready, the day after tomorrow, we will start shooting. Sinulya pa ng maning kinakain ng pamangkin. And stop eating those oily junks at baka magka-pimple ka sa duration ng shooting. Hindi naman siguro, tito.
Pero ewan ko ba, I just feel like eating peanuts these days. Maniniwala ka bang nakakure si River sa'yo? Di niya akalain na sa tagal-tagal ng pagkasama namin ay ngayon lamang niya nalaman na may pamangkin ako na pang Miss Universe. At tumawa ng malakas ang binata. Mayabang. Totoo naman, ang hindi niya alam talagang mas malakas ang binata. Hindi nito sinasabi sa kanya iyon. Playboy ang kaibigan kong yon at wala namang tinotoo. Gwapo ba ang boss mo? Tanong ni Nika na sunod-sunod ang subo ng mani. Nagulat pa siya nang kuhaan ni Rick ang bowl at ilayo sa kanya. Tito, akin na yan. Hinabol niya ang tiyo na dinala sa kusina ang mani. Believe me, Nika. Makabubuti sa iyong kumain ito after we've done the commercial. Inis na bumalik sa sofa ang dalaga. Pagpasok na Rick sa kwarto, kukunin niya ulit yon. What is wrong with you, Nika? Alam mong first shooting day ngayon. Bulyaw ni Rick sa pamangkin na hindi pa rin umaalis mula sa pagkakabaluktot sa kama. Tito, please, susunod na lang ako. Iwan mong address. Alas 10:30 naman ang umpisa, hindi ba? Alas 8 pa lang. Promise I'll be there on time. Nahihilo lamang ako. Pakiusap ng dalaga. Bakit ba nagpapahilo ka yata ngayon? Baka anemic ka? Siguro, magpapacheck up ako bukas pagkatapos ng shooting. Sige na, tito, susunod na lang ako. Wika nito na yakap ang unan. Tiyakin mo yan. Ayoko mapahiya kay River at sa mga crew. Humugot ng papel sa drawer at sinunod ang address ng bahay ni River sa Green Hills. Unang araw ng shooting, problema. Inis na bulong nito. Hirap na hirap bumangon ng dalaga. Kung maaaring nga lang mahiga siya maghapon. Ano bang nangyayari sa kanya nitong mga huling araw? Tanong niya sa sarili. Mabigat ang katawang inayos ang sarili nang malapit ng mag-alas 10. Di na siya nag-makeup total, aniya. May makeupan din siya pagdating doon. Hustong alas 10:25, nasa tapat na siya ng mansyon. Nakita niyang nakaparada ang kotse ng tiyuhin sa harapan ng gate. Sa unahan, isang van na marahil siyang gamit ng mga crew at mga equipment. Pinarada niya ang Kia sa likuran ng sasakyan ni Rick. Bukas ang gate kaya tuloy-tuloy sa loob si Rika. Sa maluwang na garahe, tumambad sa kanya ang modelong Land Cruiser na metallic gray ang kulay at isang midnight blue na Honda Accord. Di niya mapigilang di humanga sa malaking bahay. Maganda at maluwag ang lawn. Papasok pa niya ng bahagyang nakabukas ang pinto na bumungad si River. Hello, you're almost late. Wika nito sa buong-buong boses. Napatingala si Nika. Sa taas niyang 5'5", nakatingala pa rin siya rito. Mahigpit niyang nakipkip ang clutch bag niya. Kinabahan siyang bigla. Di niya maintindihan pero parang pamilyar sa kanyang lalaki. Bagaman sigurado siya ngayon nang sila nagkita. Gwapo. Oh no, hindi yung gwapong tulad ni Mike. Pero malakas ang personalidad ng lalaking to. Ang mga mata nitong nang uuri tila nanonood sa mga buto niya kung tumitig. Ngiting tila may binabadya. Nakadama ng inis sa Nika. Malilate nga ako kung di ka aalis sa daraanan ko. Nakasimangot niyang sabi. Umatras ng kaunti si River. Mabilis nilang pasanto ng dalaga. Nasa guest room sila. Sasamahan kita doon? Wika nito na sumunod sa kanya. Don't bother, I will find my way. Aniya na hindi lumilingon. Suit yourself. Nagibit lang to ng balikat. Nagpatuloy sa babagan na pagnakad sa Linka. Nasa dibdib pa rin ang kaba. That guy is strangely familiar. At kahit ang boses ito'y para narinig na niya. Sa isang pag-ikot niya, isang matipunong dibdib ang nabangga niya. Kung di siya nahawakan ni River, maaari na tumba siya. Ikaw na naman? Dalawa ang guest room sa palapag na ito, pero pa ang nasa itaas. Umuusok na ang ilong ni Rick. Ang mabuti pa, samahan na kita doon? Halos nakayakap na si Nika dito dahil sa pagkakahawak ito sa kanya. May nalanghap siyang pamilyar na kulon. Bigla siyang kumawala mula sa pagkakahawak na River na tila napaso. Dahan-dahan siyang umatras. Somewhere, somehow, kilala niya ang lalaking ito. Sino ka ba? Lumapad ang ngiti ni River. Nakakabinghani ang ngiting iyon. Kung tutusin, mas gwapong higit si Mike, pero hindi sumisikto ng ganito ang dibdib niya sa dating kasintahan. River. River Valencia? Nanlalaki ang mga mata ni Nika. Ikaw ang boss ni Tito Rick? Ang may-ari nitong bahay? Kaibigan ko si Rick, and yes, bahay ko ito. Nanatiling nakangiti ito, titig na titig kay Nika. Nagyoko ng ulo ang dalaga. Pakiramdam niya, hinuhubaran siya ng mga titig ng binata. I'm sorry kung medyo rude ang dating ko. I woke up on the wrong side of my bed. Hindi nakuhang sumagot ng binata
Dahil mula sa isa sa mga silid, lumabas si Rick. Nika, akala ko ba hindi ka darating? 10 minutes ka nang late? Sabay tingin sa relo sa braso. I am sorry, tita, but she came on time, Rick. Inabala ko lang. Agap na River. Parang nun lang napuna ni Rick sa River. Nagkakilala na pala kayo? At pinaglipat-lipat ang paningin sa dalawa. Halika na at na makapagbihis ka na at mamake-upan. Sabay hila sa kamay ng pamanggin. Sa loob na maganda at malaking silid, naroon ang lahat. Nagbihis si Nika. Sa anteroom. Paglabas niya, hingla siya na makeup artist. Pagkaganda-ganda mo, tita. Pagkakinis-kinis pa. Very light ang bagay sa iyong makeup. Wika nito. Hindi magkamayaw si Rick sa pagbibigay ng instruction sa lahat. Pagkatapos, binalingan si Nika. Wala munang dialogue dito, Nika. Bagong gising ka, close up lang sa mukha mo. At tinuro nito kung paanong pesto sa brass bed. Sa tingin ni Nika, napaka-erotic ng dating ng kama. Ganun pa man, pumesto na siya. Sa may pinto ay napunan niya na naroon si River at nakamasid. Nakapamulsa, nakasandal sa hamba ng pinto. Naiilang siya? Paano siya makapagko-concentrate kung naroon ito at pinanonood siya? Di naman niya po pwedeng sabihin kay Rick na paalisin to, dalito ang boss. Ang nangyari, tatlong take bago na perfect ni Nika ang eksena. Ano nangyayari, Nika? Naiirita ang tanong ni Rick. I'm sorry, tito. Paumanhin ang dalaga. Pagbutihin mong susunod na take, Nika. Naubos ang oras at ang film. At muli, bumaling sa mga crew at nagbigay instruction para sa sunod na eksena. Habang si Nika ginigitian ang munggumunggong pawis sa mukha at noo, parang inaalukay ang sikmura niya. Hilong-hilo siya. Di na puna ni Rick ang pagtutop ng dalaga sa mukha niya. Si River na kanina pang nagmamasid ang nakapuna sa kakaibang reaksyon ng dalaga. Nagsasalubong ang mga kilay na lumapit ang binata sa kinalalagyan ni Nika. Tito, nahihi... Hindi natapos si Nika ang sasabihin. Para siyang kandilang nauupos. Kaunti nang hindi siya inabutan ni River. Mga matitipon ng bisig na maagap na sumalo sa kanya. Nagulat pa si Rick. Nagkagulong lahat. Pack up, Rick! Utos na River na binuhat sa Nika at nilabas ng silid. Narinig nyo, pack up daw! Magkahalong pag-aalala sa pamangkin at frustration sa pagkahinto ng trabaho ang nadama ni Rick. Pagkatapos, sumunod sa kabilang silid kung saan kasalukoy nilalapag ni River si Nika sa kama. I'm sorry pero para talagang hindi ko... Pilit na nagpapaumanhin ng dalaga. Shh! Don't talk! Ang mabuti pa iuwi ko na si Nika, River. Si Rick. Ako nang bahala sa kanya. Rick, alam ko marami ka pang importante nga ayusin. Tinitiya ko sa'yo, Nika will be safe. Walang may sagot si Rick sa sudden concern ni River sa modelo niya. Ilang umaga na siyang ganyan. Dadalhin ko siya sa doktor? Ako nang bahala doon. Trust me, I will take her home when she's fine. Mariing sagot ni River. Nagtataka man hindi na kumibo si Rick. Maliban pa sa kilala niya ang tono ng boses na yun ni River. Ganun pa man alam niyang hindi nito pababayaan ng pamangkin. Sinalyapan muna ni Rick si Nika bago lumabas ng silid. Gustong pigilan ng dalaga ang tiyuhin na iuwi na lamang siya pero umiikot ng hustong paningin niya. Nagpilit siyang bumangon. Please, mahiga ka lang. Pigil na River na nakahawak sa magkabilang balikat niya. Gusto ko magpunta sa banyo? Tutop ang bibig, tinakbo ng dalaga ang banyo kasunod ng nakalalay na binata. Di na nakuhang itaboy palabas ni Nika si River dahil napaluhod na siya sa toilet bowl at nagduduwal. Pagaman walang maisuka dahil wala naman siyang kinain, sige pa rin sa pagduwal si Nika. Hinahagod ni River ang likod niya at inabutan siya ng face towel mula sa towel rack. Nang huminto at mahimasmasan, ang dalaga, walang sabi-sabi, binuhat siya ng binata at muling inilapag sa kama. You don't have to be this concerned, ang nahihiyang protesta niya. At naisip na gano'n na lamang marahil ang pag-aalala ni River dahil naaabala ang shooting. I'm sorry. Hindi ko gustong madelay ang trabaho. Alam ko may deadline tayong hinahabol. Ganito nakatagal yung pagsusuka mo, Nika? O sisa ng binatang, binaliwala ang paghingi ng paumanhin. Almost a week, sagot niya. Kung bakit naman kasi, ngayon pa sumabay ang sama ng pakiramdam niya sa oras ng trabaho at sa unang araw pa at sa harap pa ng boss nila. Talagang magpapacheck up ako bukas dahil maaaring anemic o may ulcer na ako. Hindi ka anemic, bagaman medyo namumutla ka. And I doubt kung ulcer ang sanhin ng nararamdaman mo. Wika nito at sinuyod sa ng tingin. Kailan ang huling monthly period, Monica? Bumangon ng kaba at pagtataka sa dibdib ng dalaga. Nanonood sa kalamnan niya ang mga tingin ni River.
Gusto niyang tumayo at umalis muna. Tumayo siya na mapunang suot pa rin niya ang satin na pantulog na ginamit sa shooting. Nabagamat di ka panibisan, nababakas sa magandang hubog ng katawan niya. If you will excuse me, kukunin ko ang bihisan ko sa kabilang silid. Nangakpa siyang lalaka, dinawakan siya ng binato sa braso. Sagutin mo ang tinatanong ko sa'yo, when was your last period? Pabagsak na naupo sa gilid ng kama ang lalaga, nakadama ng inis. Personal na tanong yan at wala kang karapatang tanongin ako. Doktor ka ba? Aniya sa mataas na boses. Mula ba namang galing ka sa resort, hindi ba dumarating ang buwan ng dalaw mo? Patuloy ng binata na hindi alintana ang al sa boses niya. Natigilan si Nika. Sunod-sunod ang tahip ng dibdib. What is this all about? Haris di lumabas sa bibig niya yon. Pilit niyang winawaksi sa isip ang namumuong hinala. Ang strange familiarity ni Raver. Ang familiar scent ng cologne. Ang boses nito. Ikaw! Ikaw ang lalaking... Di niya makuha ang tapusin ang sinasabi. Ngumiti si Raver. What took you so long in remembering? For a while, she was rendered speechless. Si Raver. Si Raver ang lalaking nakatalik niya sa resort. Titig na titig siya sa mukha ng binata na nakatunghay sa kanya. Pilong ito ang namatawi sa mga labi nito. To, naiinis at napapahiya siya. And ginahasa mo ko. Ang namatawi sa mga labi niya. Amused na tumaas sa mga kilingang binata. Raped you? Gayong sinabi mo sa akin, akin mula ulo hanggang paa. Sinamantala mong nasa ilanim ako ng espiritu ng alak. Sinamantala mong wala ako sa sariling katinoan, kaya't sinagwa mong panglalapastangan sa akin. Ako sana ng dalaga. Wala ako sa sarili ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko and you took advantage of the situation. Inawakan siya ng binata sa magkabilang braso at itinayo. Marahil, pero ang passion nakita ko sa mukha mo has nothing to do with wine. If you were really that drunk, you would have not felt pleasure. Pinanlakihan ang mga mata ang dalaga. Hindi malaman kung magagalit o mapapahiya. Winaksi ang mga kamay ng binata. That was human instinct. No more, no less. Please, Nika, mag-usap tayo like two civilized people. Kalmanteng wika ng binata. Alright, I will take half the blame. Hindi ko dapat ginawa yun, but I'm not sorry about it. Noon lang ako uminom at yun din ang unang... Hindi niya kayang bigkasin ang gustong sabihin. Hindi ako masamang babae. Sa palagay mo ba, hindi ko alam yon? Sagot ng binata. Nung bumalik ako at wala ka na, I've asked my employees to search the whole place. I even went back there sa pag-aasam na makita kang muli. Expecting another good time and free make love? Nanunuyang sinabi ng dalaga. Nika, listen. What happened was inevitable. Natiti ako. It could not have happened to any other man. It was like magic, enchantment. Tapos na yon. Kinalimutan ko na ang pinakamalaking pagkakamaling na gawa ko sa buong buhay ko. Kaya inaasahan kong kakalimutan mo na rin. Formal na wika ng dalaga na tinaas ng kaunti ang noo. Lumapit si River sa kanya. Hindi ko nalilimutan kahit sandali ang namagitan yun sa atin, Nika. Bulong nito na hinaplos ang likod ng palad ang mukha ng dalaga. May gumuhit na kung anong init sa katawan ni Nika sa kapirasong karas na yon. Pinalis niya ang kamay nito. Please, tulad ng sinabi ko, kalimutan na natin nangyari yon. Inaasahan kong hindi makakarating sa dito ang nangyari. Pilit pinatatatag ang boses. Imposible ang sinasabi mo, Nika. Lalo na ngayong natitiyak kong taglay mo sa sinapupunan mo ang bunga ng sinasabi mong pagkakamaling na gawa mo. Sumandal sa may gilid ng tokador si Raver. Anong ibig mong sabihin? Unti-unti nakadama ng takot ang dalaga. Ang pagkahilo at pagdudawal mo ay sintomas na nagdadalang tao ka. Ang walang anumang sinabi ng binata, hindi totoo ang sinasabi mo. At bakit ako magdadalang tao? Mahinang protesa ng dalaga, bagaman hindi niya kayang tanggihan ang posibilidad. Gustong matawa ng binata sa tanong na yon. Why, indeed? When I haven't left any part of your body unloved, pinamulahan ng mukha ang dalaga. Sari-saring kaisipan at emosyon na nadaraman niya. Nagdadalang tao siya. Hindi niya naisip ang posibilidad na yon. Pero mula namang galing siya sa resort at di pa dumarating ang period niya, more or less 2 weeks na siyang delay. You have 2 choices, Nika. Una, go on with the pregnancy and tell your parents about the mistakes you've made. Wika ni River na pinakadiin-diin ang salitang mistake. Hindi. Hindi ko masasabi sa kanila yon. Malakas, ngunit pahikbing sagot ang dalaga. Ano tong nagawa niya?
paano niya mahatim na bigyan ng kahihiyan ng mga magulang niya? Sisirain niya ang pangarap ng mga ito. Pinagkatiwalaan siya. Hinubog mula sa magagandang values at sa isang iglap, guguho. Hindi niya magagawa yon. At ang ikalawang choice, kung totoong nagdadalang tao siya, may buhay sa sinapupunan niya. Lalong hindi niya magagawa. Wala sa loob na pahawak siya sa tiyan niya. Hindi ko rin magagawa ang kalawang pagbibilian. I cannot afford to have my child aborted. Nanlalambot niyang sinabi. Kung para sa sarili niya o para kay River, hindi niya tiyak. Napalapit sa kanya si River. Hinawakan siyang muli sa magkabilang balikat at marahas na itinayo. Who's talking of abortion, Nika? Iglap lang nakita niyang galit sa mata ng binata. Your second choice is to marry me? Napatitig si Nika sa binata. Tama bang narinig niya? Marry you? Yes, marry me. Kung di pumasok sa isip niyang posibilidad na nagdadalang tao siya, lalong di niya naiisip na magpakasal sa lalaking nakatalik niya. Higit sa lahat ay umakilala pa niya ito at alokin siya mismo ng kasal. Hindi ko magagawang pakasal sa'yo? Mahinang sagot niya. Maari ko bang malaman ang dahilan, Nika? May ibang lalaking involved? Ang kasintahan mo? Did you go to bed with him after what happened? Sunod-sunod na tanong ni River. Kung tumingala si Nika, nakita niya ang pag-iigting ng mga bagang nito. Umiling ang dalaga? Hindi yon ang ibig kong sabihin. There was only you. Hindi gustong sabihin ng dalaga yon, kaya lang, hindi niya gustong lalo mag-isip ang binata ng isa siyang babaeng madaling hikayatin. Iglap na umaliwala sa mukha ni River. Sa anong dahilan kung gayon? Hindi tama. Bakit ka pa kakasal sa akin? Marahan at sarkasikong tumawa si River sa tinuro ni Mika. Hindi tama. I can't believe it. Pareho nating ginawa ang hindi tamang sinasabi mo and we both enjoyed it. Binitawan nito ang dalaga. Di makasagot ang dalaga na nagyoko ng ulo. O sige, we started it all wrong and what I'm trying to do right now is to make it right under the circumstances. Paliwanag din, neighbor. You are not even in love with me at ako sa'yo. Halos di marinig ng dalaga ang sariling tinig. Nanatiling na kayo ko. Naisip mo sana yan na magwala ka sa resort. Hindi ako nagwala. Protesta ni Nika. Nagwala. Impulse. Rebellion. Ako naman ang gusto mong itawag doon. Hindi na mahalaga ngayon. Nandun na yun eh. Ang importante ang solusyon sa suliranin mo ngayon. At bakit gusto mong ma-involve ang sarili mo sa suliranin ko, Mr. Valencia? Higit sa lahat, ba't mo ko pakakasalan? River ang pangalan ko, Nika. Tigin mong kami, Mr. Velez, sa akin. Naiiritang sagot ng binata. At doon sa dalawang tanong mo, dahil anak ko ang nasa sinapupunan mo. How noble! Kung lahat sana ng lalaki tulad mo, di sana wala ng unwed mothers at mga bastardong bata? Sarkasikong sagot ni Nika. Take advantage of my nobility, Nika, or else. Mabibilang ka doon sa sinasabi mong unwed mothers? Sarkasikong sagot din ng binata. Ngayon, kung may alam kang ibang paraan para maiwas sa mga magulang mo at ikaw sa kahihiyan, maliban sa iniaalok ko sa iyo, sasabihin mo sa akin. Hindi mahakibo ang dalaga. Hindi ang sarili niyang inaalala niya kung sakaling magdadalang tao siya ng walang ama. Higit ang pag-aalala niya sa mga magulang niya. Pinagmamalaki siya ng mga ito sa mga kaibigan at kakilala. Matalino, maganda, mabait at masunuring anak. Paano niya haharapin ang kahihiyang idudulot niya sa mga ito at ang daddy niya? Nagkaroon ito ng mild attack noong isang taon. Kamatay nang idudulot ito sa ama. Hindi niya mapapatawad ang sarili pag nangyari yon? At ang tito niya, anong gagawin nito? Nandulumong napaupo sa kama si Nika. Paano niya may babalik sa dati ang lahat? Tigilan na natin ang walang kabulang pagtatalong to, Nika. Ang pinakamabuti mong gawin ay ang ihanda ang sarili mo kung paano tayo magsasabi sa mga magulang mo. Hindi pa ako papapayag na pakasal sa iyo, Mr. Valencia. Pag-aralan mong pagtawagin ako sa pangalan ko, Nika. At kung tungkol sa pagpayag mong makasal sa akin o hindi, duda kong wala ka ibang pagpipilian. Isang nanunuyang ngiti ang binigay ng binata bago ito lumabas ng silid. Di malaman ni Nika ang iisipin. Ano nga bang dapat niyang gawin? Di naglipat sandali, bumalik si River, dala ang mga gamit niya. Magbihis ka, I'll take you home. Utos yon at kinainis ng dalaga. Hindi ako bata, mister. Hindi na tinapos ng dalaga yon. Nailang siyang tawagin ng binata sa pangalan nito. Makahulugang umiti si River. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Higit kanino man, Nika. Ako ang nakatitiyak na hindi ka na nga bata. Hindi gustong patuloy ng dalaga ang tinutukoy ng binata. May sarili akong sasakyan. Pirit pa rin niya. Nasa pinto na si River nang sumagod.
bahala ang driver ko doon at muling namabas ng silid para makapagbihis si Nika. Naiwang nagpupuyos ang loob ng dalaga. Bago siya tuluyang inihatid ng binata, niyaya siya nito sa isang kirilang restaurant. Sa kabila ng pagtanggi niya, si River din ang nasunod. Masarap ang steak nila dito sa Justin River. Di man aminin ng dalaga, talagang gutom siya. Mag-aalas 3 na ng hapon at kape lamang ang laman ng tiyan niya. T-bone, medium rare, and fresh orange juice. Sa waiter nakatingin si Nika. Yun na rin ang in-order ng binata. Habang hinihintay nila ang order, dinalhan sana ng waiter ng soup at garlic bread. Hindi mapakali ang dalaga sa mga titig at sulyap ng binata. Sinikap niya ang abalahin ang sarili sa pagkaing nasa harap niya. Tell me about yourself. Nothing that would interest you? Magiging interesado ako sa buhay na mapapangasawa ko. Ngiting sagot ng binata. Muntik nang nasamed si Nika sa soup niya. Kinuhang baso ng tubig at uminom. Nagpatuloy sa pagkutsara sa sabaw at hindi kumibo. Tell me about Mike. Anong gusto mong malaman? Matabang na sagot ng dalaga. Kung ano talaga ang nangyari sa resort nung araw na yon, I guess I owe him my thanks. Naiinis si Nika sa mga sinasabi ni River. Pero ganun pa man naisip niyang magsalita kesa magtitigan silang dalawa. Pahapyaw nitong sinabi sa binata ang nangyari. And the irony of it, I had made love with a total stranger. Pagtatapos niya, estranghero pa rin ba sa iyo ngayon, Nika? Malambing na tanong na yon. Pangalan mo lang kilala ko. Para sa akin, estranghero ka pa rin. Di agad sumagot si River dahil inilalapag ng waiter ang order nila. Ire-rephrase ko ang sinabi mo, Nika. You did not have to make love with me. Nagangat na mukha ng dalaga, tila naghihintay na iba pang sasabihin ng binata. Sa pagkakatanda ko, sinabi kong I wanted to make love with you. Nagkibit balikat si Nika. What difference does it make? Paismid niyang tanong. A lot, Monica. A lot. You can have make love with just anyone. Walang emosyong kasama. Pag nasiyahan, tapos na. Hindi ba't ganun nga ang nangyayari? Ani Nika na medyo nanginig ang boses habang inihiwa ang steak niya. Hindi niya gustong makipag-usap kay River tungkol doon pero nasimulan na. Isa pa, ano bang pag-uusapan nila kundi yun nga? Ang sabi ko kanina sa bahay, iba ang nangyayari sa atin. I doubt if you could have done it with just any other man or I with just another woman. Karaniwan na hindi ako nakikipagtalik sa kung sino lang na babae. Pero ginawa mo. That was an evening of enchantment. You are special. Hindi ko may paliwanag. Something happened between us. Without considering whatever is yours. Isa pa, hindi ko kailan ipahanap ka kung mawala ka kinaumagahan. Mahabang paliwanag ng binata. Because he enjoyed using me. At gusto mong ulitin. Di malaman ng binata kung mapipika o matatawa. Mahusay kang pumili ng hindi magagandang salita. Dahil pinipilit mong pagandahin sa harap ko ang nangyayari. Pagalit niyang sagot. Ano man ang sabihin mo, nakaharap ako ngayon sa isang malaking pader at wala akong malulusutan kundi ikaw. Hindi ba't magandang solusyon ang iniaalok ko sa'yo? Morally at spiritually? Nagpunas ng bibig ang binata. O sa tingin mo, kasuklam-suklam ako para sa'yo. Di makasagot si Nika. Nasusuklam ka ba sa akin, Nika? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kaya lang, anong mangyayari sa atin kung pakakasal tayo? Ikaw, nakakulong ka sa isang babaeng hindi mo iniibig at ganun din ako sa'yo. Kung sa mga yakap mo ako makukulong, I won't really mind. Nakangiting tukso ng binata. Tumalim ang mga mata ni Nika sa birong yon sa gitna ng seryosong usapan. Relax, Nika. Kahit kasi anong sabihin ko hindi maganda sa pandinig mo, you refuse to see sense. Tumikim ang binata at nag-alis ng baran ng lalamunan. Kung may babalik ang araw na yon, would you have preferred Mike kesa sa akin? Seryosong tanong ng binata. Hindi nakakibo si Nika. Mas pipiliin nga ba niya si Mike? Hindi pa rin. Tanong sagot niya sa salili. Nalulumbalik sa isipan niya ang paraan ng pakikipagtalik ni River. Hindi sinasadya na patingin siya sa kaharap. Naramdaman ng dalagang nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Pero hindi niya aaminin sa binata iyon. You don't have to answer, honey. Sinasabi na mukha mong gusto kong marinig. Marahang tumawa ito. Lalong pinamulahan ng mukha si Nika. Nababasa ba ng lalaking tong iniisip niya? Conceited. Kung mauulit ang pangyayari, hindi ko gagawin yon. Paiwas niyang sagot. Ikaw na rin mismong sumagot doon sa tanong mo kanina kung ano ang mangyayari sa pagsasama natin. We can be good partners in bed, darling. Plus the fact na magkakanak ako sa'yo.
I'm 33. It's about time na may tatawag sa aking daddy. At sinenyas na nito ang waiter. Pagkatapos magbayad ay lumabas na sila. Inawakan siya ng binata sa siko. Muli, parang napasa ang dalaga. Naisip niyang bawiin ng braso kung hindi nga lang magmumukha siyang katawa-tawa. Walang kibo, iniatid siya ng binata sa bahay nila. Magtrabaho ka kung kailan mabuti ang pakiramdam mo. Nika, marahil iaabot kayo ni Rick sa deadline. Ngayon, tungkol dyan sa kalagayan mo, mas nanaisin kong madalin mo ang pagsasabi sa mga magulang mo bago nila mahalata ang sanhi ng sama ng pakiramdam mo. Or else, you will have a lot of explaining to do. Wika ni River na nasa tapat na sila ng bahay. Walang maisagot ang dalaga doon. Akma niyang bubuksan ang pintuan ng kotse nang marahan siyang kabingin ng binata pabalik. Don't I deserve a little kiss? Sabay dampi ng mga labi nito sa napatangan dalaga. Dampi lang yon, subalit nagdulot ng libo-libo na hindi mapaliwanag na damdamin kay Nika. Ganon na lamang ang pag-aasam niya na sana lumanim pa ang halik na yon. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Walang lingong pumasok sa bahay. Nasa loob siya na marinig ang ugong ng paalis sa sasakyan. Nanatili siya nakasandal sa pinto. Dinadama ng kanyang ang mga labi. Nakita ko yon mula sa bintana. No wonder, Mike is history. Si Joanne. Totoo ba ang sinasabi mo? Di makapaniwalang bulala si Joanne. Bakit ako magsisinungaling? Pasalampak na naupo sa rug si Joanne. Kung ganoon ikaw ang pinakamapalad na babaeng nakilala ko, tita. Ang sabi ni Rick, gwapo at machong River na yan. Huwag niyang isamang financial assets niya. Naguguluhan ako, Joanne. Mula na magsilaki tayo, Nika, we never interfere each other's love affairs. Maliban siyempre sa mga mumunting paalala ko nung tama sa mali. Pero sa pagkakataong to, ipagtutulakan kitang makasal sa kanya bago pa magbagong isip nun. Paliwanag ni Joanne sa kaibigan. Nang di sumagot ang dalaga, nagpatuloy si Joanne. Hindi ba mapalad yung sa dinami-daming tao sa lupa, ang lalaki na pagbalingan mo sa resort ay nakilala mo at tag-alok pakasalan ka dahil nagdadalang tao ka? At hindi ba sa tao ha? What I'm worried about, Joanne, ay ang damdaming hindi ko kayang paliwanag tungkol sa kanya. Every time he's near, whenever he touches me, sinasadya man o hindi ang pakiramdam ko, may mga kuryenteng gumagapang sa katawan ko. Nagkakaroon ako ng stomach jitters. Aninika na sinabayan ng buntong hininga. Tumawa na malakas si Joanne. Ngayon alam ko na kung bakit ka nagpaubaya sa lalaking yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko lang sinasabi sa'yo, dearest, na kahit lasing ka, hindi magagawa ng lalaking yon ang ginawa niya kung hindi mo pinahintulutan. Maliba na lang syempre kung talagang pinilit ka o di kaya sinaktan ka. That man must have aroused a hell out of you. So, isang raver lang pala ang magpapagising sa'yo. Not Mike o ang nauna mong naging boyfriend? Natatawang wika ni Joanne. You find that funny? Naiiritang tanong ni Nika. Don't be cross. Nika, isipin mo. Si Mike na boyfriend mo ay ilang buwan ay talik lang gusto at ayaw naman ng kasal. Ang lalaki yun who practically knows nothing about you kung tutuusin. Maliban sa isang one night of enchantment, ayan, pilit kang pinakakasalan. Sweet, parang nobela. Yan nga ang malaking question mark sa akin, Joanne. He could have denied the whole thing, lalo na teto't magkakaanak ako. I wouldn't remember him anyway. At tumigas sa carpet, yakap ang almohadon. At his age, 33, sika mo? Wala marahil siyang makitang gusto niya mapapangasawa. And you came from a good family, alam niya yon because of Rick. And the fact that you're now bearing his child? Sandaling nag-isip ang dalaga. Tumingin sa kaibigan. Or he could have fallen for you. Napabangon si Nika. Ridiculous. Love doesn't grow in an instant like that. At maaaring ganun ka rin, Nika? Inaanalisa ni Joanne ang kaibigan. Will you be serious, Joanne? Hindi ako nagbibiro. Bakit ka magkakaroon ng jittery feeling sa kanya tulad ng sabi mo? Only love can make you feel like that? Makahulugang tumingin si Nika sa kanya. Ganun ba ang nararamdaman mo pagkaharap mo ang tito? Nika? Nika? Sabay ng dalaga. Malakas na tumawa si Nika. You seldom call me that, only pag may natutumbok ako. Don't deny. Akala ninyo hindi ko napupuna ang mga lihim niyong sulyapan sa isa't isa? Tukso niya. Nag-blush si Joanne. Please, Nika, walang sinasabi si Rick. Ayokong umasa. Noon pa sa atin, alam kong may gusto na siya sa'yo. Tito Joanne, he probably waited for the right time. Tapos pumasok sa buhay mo si Arnel. Now that you're free, give him the chance. Bagaman nasiyahan, umiwas ang dalaga.
Huwag mong ibuboomerang sa akin ang usapan natin. Isipin natin kung paano kayo magsasabi sa Tito Arthur at Tita Rina. Natitiyak kong mabibigla sila. Muling naging seryoso ang mukha ng dalaga. Tama si River nang sabihin niyang magdedesisyon siya bago pa mahalata ang tiyan niya. Pero posible ba na magpakasal ang dalawang taong walang pag-ibig sa isa't isa at magsama ng maligaya? Huminga siya ng malalim. Iniisip ang biro ni Joanne. Saglit lamang iyon at siya din ang nag-aalis sa isipan. Imposibleng ma-inlove si River sa kanya ng ganun kadali at siya dito. Sa kabila ng katawan na paminsan-minsan sinisikap ni Nika na makapag-shooting, sa duration ng gawain hindi niya nakita kahit minsan si River. Nakadama siya ng takot. Paano kung nagbago na nito ang isip at di na siya gustong pakasalan? Paano na nga siya kung gayon? Hindi bali ang sarili niya. Paano mga magulang niya? Natapos ang huling eksena ng laging taglay ni Nika sa isip yon. Nasa labas si Rick at nagbibigay instruction sa mga crew. Inaayos niya ang sarili sa loob ng guest room. Yon ang huling punta niya sa bahay na ito at hindi nagpakita si River. Mabigat ang mga hakbang na dinampot niya ang clutch bag upang lumabas na. Did you miss me? Si River na nakaharang sa may pinto. Parang may paro-paro sa loob ng sikmura ni Nika. Napatingala siya sa binata. Nakangiti ito sa kanya at kulang lang tumakbo siya sa mga bisig nito. At kung hindi niya ipinakong sarili sa pagkakatayo, baka ganun nga ang gawin niya. Lumapit sa kanya si River. Hinapit siya sa bewang. Naparunok na napatitig lang sa binata si Nika. Wala siyang maapuhap na sasabihin. Para siyang nahipnotismo sa mga titig nito. Well, there is no need for dialogue anyway. At sa isang kasapmata na sa mga labi niya na ang mga labi ng binata. Si Nika piiwas ni Nika ang mukha niya. Nilagay ang mga kamay sa dibdib ng binata. No, I don't want this. Bulong niya. But Lord, she wanted it. Talaga? Tuksong tanong bago siya muling siniil ng halig. Sa pagkakataon yon, di na umiwas si Nika. Sa isang iglapang takot niya, kalituhan, inanod ng lumaragas ang baha na nag-aalab ng damdamin. Mula sa dibdib ni River, tinaas niya ang mga kamay niya sa batok nito. Ano ang ibig sabihin nito? Si Rick na hindi man lang namalayan ng dalawa. Halos pigilin ni Nika si River nang huminto ito sa paghalik. Tinakpan ang likod ng binatang dalaga upang bigyan ng panahong ayusin ang sarili. Hinarap si Rick. Not my niece, River. Galit ang nasa mga mata ni Rick bagamat kontrolado nito ang tinig. Nika would not be able to resist the likes of you. Tumikim ang binata. I am sorry, Rick. Kung inabot mo kami sa ganong eksena, pero magkasabi na talaga si Nika sa'yo, hindi ba, honey? At nilingon ang dalagang hiyang-hiyang nakasandal sa pinto sa may likod niya. No, River. Hindi ako papayag na mapabilang ang pamangkin ko sa mga koleksyon mo ng mga babae, even if it means breaking our friendship. Matigas na tugon ni Rick. Tumaas sa mga kilay ng binata. I am no longer a friend, Rick. I will soon become a member of your family. Sinilyapan ni Rick ang pamangkin na inakbayan paharap sa tiyuhin. Subalit hindi makapagsalita si Nika at nanatiling nakayoko. How could she make a fool of herself? Bakit siya nagpatangay sa damdamin niya sa pagnanasa? Anong ibig niyang sabihan, Nika? Ulit ni Rick na tumaas ang boses. I hope, Rick, natutulungan mo kami magsabi sa mga magulang ni Nika na balak namin magpakasal sa lalong madaling panahon. Walang anumang pahayag ni River na lalong kinabigla ni Rick. Inawakan ni River ang baba ng dalaga. Bumulong. You see how my thing's easy for you? I'll see you tonight, darling. Mag-usap kayo magtiyo. At tumalikod na ako. Sinunda ng tingin ni Rick si River pagkatapos binalingan si Nika na maling sumandal sa pinto. Nakapikit. Anong ibig sabihin ni River sa sinabi nitong, I made things easy for you? Alam ba nitong dumarating si Rick kaya siya biglang hinalikan? Na after all ng mga halik nito ay all for a show. At siya na may parang sira na lubusang nagpatangay sa damdamin niya. Nakaramdam siya ng pagkapahiya sa sarili. Tulad ng sinabi ni River na pabilis ang desisyon ni Nika dahil sa nangyari, isang malaking kabiglaanan para sa mga magulang ni Nika ang ginawang pamamanhika ni River sa kanila. Ngayon pa man pumayag ang mga itong maidaos ang kasal sa araw na binigay ng binata. Isang linggo bagong araw ng kasal, panauhin ni Nika si Mike. Hindi mo sinasagot ang telepono pag sinasabi sa iyong ako ang tumatawag, Rika? Bakas ang pagdaramdam sa tinig ng binata. Wala akong alam na maaari pa natin pag-usapan. Mike, isa pa gusto kong sabihin sa iyong sa darating na Sabado, ikakasal na ako. Balita ng dalaga. Ilang saglit mo nang lumipas bago tuloy ang naunawaan ni Mike ang sinabi ng kaharap. Nagbibiro ka ba, Nika?
I am getting married, Mike. At maunawaan mo siguro na hindi na magandang tingnan ang makitang nagpupunta ka dito sa bahay. Hindi totoo ang sinasabi, Monica. Mahal mo ako, di ba? Bakit ka pa kakasal sa iba? At kanino? At 2 buwan pa lamang mahigit, wala namang galing tayo sa resort. Sunod-sunod na tanong ng binata. Maraming mga bagay na nangyayari sa loob lamang ng magdamag, Mike. Ganon pa akong 2 buwan. Bumuntong hininga sa Nika. Inawakan ng binata ang 2 palad niya. Nika, kung ginagawa mo to upang pasakitan ako, please don't. I love you, Nika. Marry me. Now, tomorrow, o kahit kailan mo gusto. Ngayon ko lang napagtanto na hindi ko pala kayang mawala ka sa buhay ko. Samo nito. Nakadama ng habag sa dating kasintahan ng dalaga. Hindi makaapuhap ng sasabihin. Hindi niya namalayan bumukas ang pinto at sa ganong tagpo sila inabutan ni Raver. Very touching. Bunga nito, but very inappropriate for someone who is about to be married. Sa kabiglaanan biglang binawi ni Nika ang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Mike. Lalo pa siyang naumed sa harap ng 2 lalaki. Bakit hindi mo ako pinakilala sa kanya, Nika? Ana Raver na dahan-dahan lumapit. Si Mike. Mike si Raver. Raver, siya ang mapapangasawa ko? Yumuko ang dalaga pagkasabi noon. Hindi niya kayang tingnan ang pait at pagkabigla na gumuhit sa mukha ng dating kasintahan. Inabot ni Raver ang kamay niya, subalit na natiling nakatitig sa kanya si Mike. Nagkibit ng balikat ang binata at muli, ibinaba ang kamay. You really owe me an explanation, Nika. Let's settle this some other time. At muli, tinapunan ng sulyap si River bago mabilis na lumabas. There is nothing to settle, Nika. In 2 weeks' time, you will be mine. At hindi ko nais na makipagkita kang muli sa ex-boyfriend mo. Ana River na autorisadong tinig. Nahalinhan ng galit ang gilit na nadaanan niya dahil kanin-kanina lang hindi ako nagmamayari kaya wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. I could still change my mind. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng binata. Change your mind, Nika? Dahil ba sa sinabi ng ex-boyfriend mong pakakasalan ka niya? Sinabi mo ba sa kanyang taglay mo sa sinapupunan ang anak ko? Patuyang wika nito. I hate you, Mr. Valencia. Hinawakan siya nito sa baba at mabilis siniil ng halik ang mga labi niya. Bago pa niya nagawang magpumiglas ay iglap din siya nitong binitawan. Hate me if you want. Soon. Very soon, you will bear my name and my son. Hindi mo ako pag-aari. The night you gave yourself to me, you were already mine, Nika. Yun lang at tinalikuran siya nito. Tinungo ang pinto. Naiwang nagpupuyos ang loob niya. Pinagsusuntok ang throw pillow. Arrogante. Mayabang. Walang hiya. Hindi na muling nakuwang kausapin pa ni Mike si Nika. Sa tuwing nagkakaroon to sa gabi, ay naroon ang kotse ni River. Sa umaga naman ay napakaabala ng dalaga sa paghahanda sa nalalapit na kasal. Kahit sa telepono, iniiwasan din itong makausap ng dalaga. Isang simple ngunit marangyang kasal ang ginanap sa hardin ng mansyon. May piling-piling bisita lamang ang naroon. Napakaganda ng bride sa kanyang Victorian wedding gown at kikisig naman ang groom sa dark suit nito. Pagkatapos ng ritual na palitan ng vows at singsing, humarap sa tao si Nika bilang Mrs. Danica Valencia. Nakapaligid sa mga bagong kasal ang mga bumati na hindi na halos matandaan ni Nika kung sino-sino. Nang pumainan lang ang Chang Bridal Waltz ay hinila ni Raver ang asawa sa gitna ng bulwagan. I'm afraid it was senior prom when I was last dancing the waltz. Kinakabahang bulong niya sa kasawa. Alam niyang sa kanila lahat nakatoon ang pansin. Isang ngiti ang sinagot ni River sa kanya at buong husay siyang dinala nito na nakalimutan niya ang kaba. You are very beautiful, my Greek goddess. Thank you, ikaw rin. Natutunaw siya sa mga titig ng asawa. I'm afraid somebody will pinch me and I will wake up. Bulong ulit ni River. You're acting your part so well. Isang mahinang tawang sinagot ng asawa. Hindi ako mahusay na artista, my dearest Aphrodite. I always say what I feel but sometimes I have to suppress to protect my pride. Gustong itanong ni Nika kung anong ibig sabihin ng asawa, subalit hanggang sa matapos ang tugtog ay palakpakan ng lahat at walang tinig na lumalabas sa mga labi niya. Sinalubong sila ni Rick at Joan na siyang best man at maid of honor. I am so happy for you, Nika. Inalikan sa pisngi ang kaibigan. Hinahangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Kinamayan naman ni Rick si River. Lamang hanggang ngayon,
Duda pa rin ako na may mga bagay na hindi ko nalalaman. Masyado kang mapaghinala, friend. Dapat lang siguro mag-asawa ka na rin na hindi ka nag-iisip ng kung ano-ano. Sabay sulyap kay Joanna sandaling na ilang. Lumapit sa kanila ang mga magulang ni Nika. San ba ang tuloy ninyong mag-asawa pagkatapos ng reception? Tanong ni Arthur. Sinulyapan muna ni River ang asawa bago sumagot. Iminungkahi ko kay Nika na maaari kaming lumabas ng bansa pero ayaw niya. So we're driving down to my old place in Laguna? Nagulat si Nika pero hindi nagpahalata. Totoong nagsuggest si River na mag-out of the country sila pero hindi nito sinabi sa kanya na tutuloy sila ng Laguna sa halip. Ikaw na sanang bahala dyan sa asawa mo, River. Napakabata pa ni Nika. Hindi ko talaga akalaing. Gumaralgal ang tinig na sabi ni Rina na sinabayan pa ng pamumula ng mga mata. Hindi ito okasyon na dapat iyakan. Kasal na ang anak mo? Inakbayan ni Arthur ang asawa. Don't worry, mommy. Nika knows how capable I am in taking care of her, lalo na sa mga hindi inasa ang outburst. Makahulugang sinilyapan nito si Nika na nagyoko ng ulo. Dali-dalian niyo ang pagbibigay sa akin ng apo, River. Tumatanda na ako. Si Arthur ulit. Daddy, soon. Dad, very soon. Hinding-hindi ka na maiinip. Nakangiting sagot ni River. Napalitan na makahulugang sulyap si Nika at Soan. Nahinto ang pag-uusap ni Nadal sa paglapit ng ilang mga bumati. Hindi agad na malayan ni Nika na wala sa tabi niyang asawa. Sa gitna ng kasiyahang niyo nakaramdam ng pagkahapo at konting pagsama ng katawan si Nika. Hinanap niya si Joanne ngunit kasayaw na ito ni Rick. Ang mga magulang naman ay ang mga kausap. Wala sa loob na napalabas siya sa may terasa. Subalit naudlot ang paglabas niya nang may naonang may tao sa labas. Nag-uusap ang mga ito. Aatras na siya pabalik ngunit nalanang kung anong kuryosidad, sumilip siya. At nakita niyang si River ang nakatalikod na lalaki, kausap ang isang magandang babae. Masasanay ka rin, Trixie? Oh, River, hindi ko kaya. Sagot ng babae na tila humihikbi. Tinulos sa pagkakatayo si Nika. Masasanay saan? Araw ng kasal nila may inaasikas ang ibang babae ang asawa niya. At makita niyang kawitan ng babae ang leg ng asawa at hagka ng mga labi. Hindi na kaya naninika ang tagpong iyon at mabilis na bumalik sa bulwagan. San ka ba galing? Inahanap kay ni Rivert ng ibang mga bisita. Bakit ka namumutla? Sunod-sunod na tanong ni Joanne. Nahilo ko ng kaunti, Joanne. Hindi niya gustong ipaalam sa kaibigan ang nakita niyang eksena. Sa kalagayan mo, masama ang mapagod ng husto. Kung sa bagay, unti-unti nang nag-aalisan ang mga bisita, kaya nga hinahanap ko kayo eh. Nasaan bang asawa mo? Alanganing lumingon sa pinanggalingan si Nika. Nasa loob marahil, tana doon. Pasado alas 4 na ng hapon na mag-alisan ng mga huling panauhin, kabilang na si Arthur at Rina. Ngayon din si Rick at Joanne. Change into traveling clothes, honey. Nasa wagon na ang mga bagahe natin. Ani River. Walang ibang kibong sumunod si Nika. Gusto niyang sabihin kay River na hindi niya gustong magtungo sa resort. Pero alam niya, walang mangyayari kung isasatid ngayon. Maliban sa normal na pag-uusap at manakanaka, tahimik na naglalakbay ang mag-asawa patungo Laguna. Alas 9 na ng gabi nang sapitin lang bahay na minana ni River sa mga magulang nito. Isang matandang katiwala ang nagbukas ng gate sa kanila. Pakidala na ninyo sa loob ang mga bagahe, Mang Simeon? Utos ni River sa katiwala na bumati sa kanila. Inakin itong asawa pasok sa kabahayan na di ganong naiilawan. Si River na nga mismo ang nagbukas ng mga ilaw at tumambad kay Nika ang maluwang at magandang bahay. Neo-classic ang ayos nito. Bagay sa yari ng bahay na sa palagay niya renovated na. Copy sa mga bintana. Sa bukanan ng hagdan papanhig sa itaas, binuhat siya ni River. Anong ginagawa mo? Ani Nikang nagpipiglas. Observing tradition? Ibaba mo ako. Patuloy sa pagpipiglas si Nika na hindi naman ilalintana ng asawa. Tinulak ng isang paa ni River ang pintuan at ipinasok sa kwarto ang asawa. Binaba sa mismong loob ng silid. Hindi ka gaanong kumain kanina. Anong gusto mong ipahanda ko? Hindi ako nagugutom. Napapagod ako. Hindi siya nagsisinungaling. Preparasyon sa kasal, tenson at puyat, ang nagdaang reception at ang oras ng biyahe ay sapat na upang wala na siyang halos lakas. Huwag nang idagdag pang nagdadalang tao siya. Mag-shower ka habang kinukuha ko mga bagahe natin sa ibaba? Nang lumabas ang asawa, pumasok sa banyo si Nika. Doon na rin naghubad at pagkatapos nagbabad ng malamig na tubig.
Makalipas ang ilang minuto ay inabot ang tuwalya na kasabit sa rack at itinapis ang sarili. Naudot niya sa may pinto ng banyo na makita ang naroon ng asawa at inaayos ang mga gamit nila. Magbihis ka na. Anito na inabutan siya ng pagtulog. At abiling inabot niya ang tuwalya at muli sanang papasok sa banyo upang doon magbihis nang hawakan siya ng asawa sa braso. Nahihiya ka magbihis sa harapan ko? Nika? Mag-asawa na tayo. Marahang wika nito. Hindi ako sanay doon. Umpisan mong sanay ng sarili mo ngayon pa lang, sweetheart. We've been into the most intimate situation na maaaring pagsaluhan ng isang lalaki at babae. Nakangiting wika na River. Iba yon. Wala ako sa sarili ko. When I make love to you, patutunayan kong ang nangyari sa resort at ang mangyayari ngayon ay pareho. Kinabing nitong payakap ang asawa. Please. Matigas na protesta ni Nika na hinigpitan ang pagkakahawak sa tuwala na katapis. Nagbuntong hininga si River at binitawan siya. Alright, magbihis ka habang ako naman papasok ng banyo. Nag-alis to ng polo shirt at pants at pumasok na sa bathroom. Mabilis na nagbihis si Nika pagkatapos pumailalim sa kumot at nahiga. Ang malambot at mainit na mattress ay sapat na upang malimutan niyang lahat ng agam-agam. Liwanag mula sa nakabukas sa bintana, huni ng ibon na nagpamulat sa mga mata niya. Sandali muna nag-isip kung nasaan siya. Mabilis siyang naupo sa higaan. Nakabaka sa kabilang bahagi ng kama na doon natulog ang asawa. Nasasamyo niya ang kulong nito sa unan. Kinuha niya to at niyakap. Lumipas sa magdamag na hindi na-consummate ang pagiging mag-asawa nila. Ni niya mapaniwalang ganoon ka-considerate si River. Ganun pa man nagpapasalamat siya sa pagkaantala ng nakatakdang maganap. Hinabad niya ang pantulog at nagsuot ng t-shirt at maong na shorts. Lumabas ng silid at bumaba. Mabango ang aroma ng lagang kape ang naaamoy niya at kumalamang sikmurang tinungo ang kusina. Dinatan niya ang asawa na kasalukoy nagsasari ng juice sa baso. Gising ka na pala. Good morning. Fresh guyabano juice? Inabot sa kanya to ni River nang maupo siya sa mesa. Papaya, kesong puti, itlog at bacon ang nasa harap niya. Bakit di mo ako ginising? Nahihiyang talong ni Nika na nilapag ang baso ng juice na napangalahati niya ang laman. Naunahan mo lang ako. Gigisingin sana kitang talaga eh. Mas magandang mamasyal sa lansonesan pag ganitong maaga pa. Gana tayo katagal dito? Isang linggo, depende. Isang linggo, depende sa'yo. Alam mo ba na malapit lang dito ang resort? Ilang minuto lang nasa bukana na tayo. Pupunta tayo doon pagkatapos mong kumain. Doon din tayo matutulog mamayang gabi kaya't magdalakan ng mga necessary things. Sinalina ni River ang tasa niya ng mainit na kape. Nagkibit ng balikat si Nika. You command everything, di ba? All I have to do is to say yes. Sarkastikong sagot niya. Nagsalubong ang kilay ng lalaki. Nika, hindi kita inaalisan ng karapat ng sabihin at gawin ang mga bagay na gusto mo. Hindi niya gustong makipagtalo sa umagang yon, pero di niya maialis sa isip ang eksena sa terasa. Taglay niya sa isip yon kagabi bago siya nakatulog at gusto niyang ilabas ang galit sa para ang alam niya. Hindi ba pag alis ng karapatan yung hindi mo pa ako asawa, eh pinagbawalan mo na akong kausapin si Mike? Kumulimlim ang mukha ni River. Nang araw na iwan kanya sa resort, inalis niya ng lahat ng karapatang makausap ka pa. Hindi dapat nangyari ang nangyari sa atin kung hindi ako pinagkailan ng mga tauhan mo nung bumalik sa resort si Mike. Ako sa niya. Hindi alam ni River yon dahil di naman sinabi ng mga tao niya. Biglang dinampot ni Nika ang tasa ng kape at ininom. Agad ding binitawan ng mapaso. Napatingin sa itaas ng kisame si River. Nilapitan ng asawa at hinawakan sa magkabilang balikat. Pitiwan mo ako. Bakit ko gagawin yon? Masuyong wika nito at tinayo si Nika. Ngayong sinabi mo sa akin gusto kong bigyan ng aumento ang mga empleyado ko sa resort? Kinilong nito ang asawa sa bisig at tinampian ng halik sa batok. River, please. Sinika na sa kabila ng ines na karamdam ng kakaibang init. Ngayon mo lang ako tinawag sa pangalan ko. I like the sound of it from your lips, just like a caress. Mula sa bewang niya, tumaas ang kamay ng asawa na marang inahaplos ang dibdib niya. Napaigdad sa ng kaunti at napasandal sa dibdib nito. Bitiwan mo ako. At sinikap alisin ang mga kamay nito, subalit hindi yun inalis ni River doon sa halip, tinaas ang blouse niya, pinasok ang kamay sa loob. Parang gustong manlambot ng binti ni Nika sa ginagawa ng asawa, dagdag pa ang masuyong paghalik nito sa batok niya. Tila may mga mumunting apoy na nagsindi sa katawan niya. Stop it, River!
Ayoko lang ginagawa mo. Iba ang sinasabi ng katawan, Monica. Kinokontra ng katawan mo ang sinasabi ng bibig mo. Sagot ng asawa na bahagyang kinagat ng punong tenga niya. Napahiya si Nika at mabilis kumawala. Go to hell, Raver. Malakas na tawang sinagot nito. Believe me, darling, I won't take you there. I'll take you to an enchanted realm, to the wildest of your imaginations, and that you will beg me not to take you back to reality. Nagpupuyos ang loob, mabilis siyang tumakbo pabalik sa itaas. Pabagsak siya na upo sa harap ng tukador. Kinuha ang brush at marahas sinukle ang sariling buhok. Mula sa lamin, nakita niya ang pagpasok ng asawa. Nabitawan niya ang brush. Nice lady doesn't swear. Muli, hinawakan siya nito sa magkabi ng balikat. Mula sa salamin, tila slow motion. Buwaba sa mga balikat niya ang labi ng asawa. Ano ang gagawin niya? At muli, pinaloob nito ang mga kamay sa t-shirt niya. Sa pagkakataong to, tinanggal nitong hook ng bra niya na nasa harapan. Ang sabi mo, pupunta tayo sa resort. Sinika pa rin niyang i-divert ang usapan at atensyon. I changed my mind. Sagot nito at iniharap siya. Sinikap niyang patatagay ng sarili at huwag maapektuhan sa ginagawa ni Raver. Yon ang alam niyang depensa sa sarili, ang huwag mag-respond. Unti-unti tinatanggal nito ang suot niya. Hindi pa rin siya makakilos. Pirit nag-iisip ng kung ano-ano. Siguro sa gantong oras patungo opisina na sa Joan. Ganon din ang tito niya. Subalit lahat ng mga yung naglahong tuluyan sa isipan niya na ang maramdaman ng mga labi ng asawa sa dibdib niya. Pagkatapos muli naglakbay pataas sa leeg niya, sa mga labi niya. Raver? Pakiramdam niya sinisigaan siya at wala siyang lakas para patayin ang pag-aalam ng mga apoy sa katawan niya. Pinikit niya ang mga mata. Ang di ginawa ng asawa na nagdaang gabi, tinuloy nito ngayon in broad daylight. At tulad ng sinabi nito sa kanya sa ibaba, nilala siya nito sa isang di maipaliwanag na kasiyahan, to an enchanted realm, to the wildest of her imaginings. Makalipas sa ilang sandali, nanauli sa normal ang pag-iisip ni Nika. Hindi siya kumibo ng yakapin ni Raver. Gusto niyang umiyak pero hindi niya magawa. Gusto niyang masuklam dito dahil sa ikalawang pagkakataon ay nagawa niya itong angkinin, hindi lamang ang katawan niya, kung hindi maging isip at damdamin. Mula sa pagkakayakap ay kumilos si Raver. Dumapa at tinignan siya. Tumagilid siya upang umiwas, subalit hinawakan nitong mukha niya upang iharap. Look at me, honey. Hindi kita tutuksohin. Bakit kailangan pa ng confrontation? Galit ang nadama niya. Hindi niya gustong tanggapin at iparating dito na ganoon lamang ito kadaling pag-initin siya. Tumagilid siya upang umiwas pero iniharap siya ni Raver. Nika, anong gusto mo? Bigyan ko ang evaluation ng kakayahan mo sa kama? Tuya niya. Monica? Itanim mo sa isip mo yan. I made love with you the first time and again, today. I just made love to my wife. On both occasions, I considered not only my own pleasure but yours too. Kung gusto mong isalba ang pride, leave a small amount of gratitude. Ngumiti ng patuya. Binuka ang bibig upang sumagot. Subalit anuman ang nais niyang sabihin ay hindi na nasabi dahil tinakpan ng mga labi ni Raver ang mga labi niya. Marahas na halik na sa isang iglap na tapos din. Tumayo ito at nagbihis. Hihintayin kita sa ibaba. Dalhin mo ang bathing suit mo. Pagkasabi noon, lumabas na to ng silid. Naguhumiyaw ang dibdib ni Nika sa galit. Anong pride ang maaari niyang isalba? Traidor ang sariling katawan at si Raver na nababase yata ang lahat ng mga niisip niya at kinikilos. Sa resort na sila nananghalian, pagkatapos nag-swimming ng bandang hapon, ang pool na malapit sa bahagi ng pool, ang asawa, lumalangoy patungo sa kanya. Taglay ni Raver ang dynamic personality na wala sa iba at habang tinitingnan niya ito muling bumabango ng pag-iinit ang katawan niya. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang sarili o tuluyan siyang guho ng kanyang emosyon. Nang sumunod ng mga araw ay sandaling nalimutan ni Nika ang naganap na eksena sa terasa sa araw ng siya'y kasal. Bagaman nararoon pa rin ang reservation sa pakikitungo niya sa asawa, di niya maitatangging kakaibang kaligayahan ang nadarama niya sa piling nito. Naipasyal na siya ni River sa lansonesa nito, nang isda na rin sa may ilog malapit sa resort. Hindi bago kay Nika ang mga ganong tanawin dahil ganon din sa kanila. Kaya't natiyak niya ang presensya ng asawang dahilan ng kaligayahan niya. Hustong ika-anim na araw nila na magyakag umuwi na Maynila si River. Sino bang tumawag? Aniyang medyo naiirita dahil hindi niya gusto na agad na maputol ang honeymoon nila. Yung isa kang modelo? Si Trixie. Hindi sila magkasundo ni Rick.
Hindi raw nakasad sa kontrata ang pinapagawa sa kanya ni Rick. Mabilis tumalikod si Nika upang hindi makita ni Raver ang pagtalim ng mukha niya nang mabanggit ang pangalan ng modelo. Hanggang dito ba naman o may eksena ang babaeng yon? Kano ba kahalaga ito kay Raver at agad nitong gustong lumawak pabalik ng Maynila? Bakit hindi mo tawagin ang Tito Rick? Suggestion niya. Nakausap ko na si Rick. Tinawagan ko pagkatapos namin mag-usap ni Trixie. Hindi niya kayang plansyahin ng gusot. Darling, this commercial has to air next week. Mabibitin tayo. Hindi na kumibo si Nika. Sinimulang ligpitin ang mga gamit. Kulang na lang ay pag-iitsahin niya ang mga maletang mga yon. Masuyo niyang niyakap si River mula sa likod. I am sorry, love. As much as I wanted to spend so much time with you, pero naiintindihan ko naman ang trabaho, hindi ba? I will make it up the next month. Pupunta tayo ng Hong Kong? Oh yes, gusto na ninyong magkita ni Trixie? Nais isatin ni Nika yon pero hindi niya nagawa. Wala siyang imik sa biyahe. Sari-saring isipin ang naglalaro sa utak. Kaya ba niyang makisosyo sa ibang babae? Hindi yon ang kinamulatan niya. Ang daddy at mommy niya ay maligayang kasama na wala siya nababalita ang kalokohan ng daddy niya. Subalit iba naman ang sitwasyon nila ni River. Pasado alauna na ng hapon nang sapitin nila ang mansyon. Nagpalit lang ng damit si River at nagtuloy na ng opisina. Nagkulong sa kwarto nila si Nika. Gusto niya tawagan ang asawa sa opisina kung naroon nga ito o di kaya pupuntahan niya. Pero alinman sa mga yon hindi niya kayang gawin. Siya rin ang mapapahiya. Pasado alas 8 na ng gabi nang marinig niya ang pagpasok sa garahe ng kotse nito. Bago maghapunan tumawag ito at nagpasabi, gagabihin at sa labas kakain dahil may meeting. Lalo lang nagtumindi ang hinala niya. Nagkunwa siyang natutulog nang pumasok sa salid nilang asawa. Naramdaman niya na maghubad to at pumasok sa banyo. Sa lagaslas ng tubig at tiyak niyang naliligo. So, you're washing off every trace of her. Manganingani niyang ibatong unan sa pinto ng banyo. Makalipas ang ilang minuto lumabas ng banyo si River, naupo sa gilid ng kama pagkatapos niyakap at tinilikan siya. Nakatulog ako. Protesta niyang pilit tinutulak ang mga braso na kayakap. Sinungaling. Bulong ito sa may punong tenga niya. Nasasamyo niya ang sariwang aftershave ng asawa. Yun palang nagdudulot na ng kakaibang damdamin para sa kanya. Sinikap niyang paglabanan ng nadarama. Nagkunwaring hindi interesado. Kailan bang gabi-gabi ikiklaim mo ang karapatan mo sa akin bilang asawa? Paangil niyang tanong. Di sumagot ang lalaki at pinagpatuloy ang ginagawa. Binaba ang strap ng nightgown niya at ginawaran ng halik ang dibdib at balikat niya. Raver, protesta, daeng ono pa man hindi niya rin alam. Gusto mo akong huminto? Bulong ni River na ang mga labi nasa bisga niya. Walang maisagot si Nika. Gusto niyang sumigaw sa pananalakay na yon ng asawa sa katawan niya. Pero paano niya gagawin yon gayong sarili niyang katawan ang tumatanggi? Di sinasangayunan ng isip niya ang katawan. Tulog na si River na natili pa rin mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Napapaiyak siya sa nangyayari. Ano nga bang sinabi sa kanya ni River noon? Magkakaanak na ito sa kanya at kasabay noon. They can be good partners in bed. Ganun nga lang ba ang papel niya? Partner in bed. A very willing partner. Kaya ba niyang ganun na lang uri ng pagsasama nila? Kinabukasan, nasa opisina ng asawa, tinawagan ni Nika sa Joanne at napagkayariang magkita sila sa V-Mall sa isang kainan doon. Kamusta na mga honeymooners? Bati ng kaibigan. Hindi ka ba nahihirapan sa paglilihim mo? Hindi naman. Binigyan naman ako ng doktor ng gamot sa hilo. Kamusta na kayo ng tito? Next week, lilipat ako ng bahay. Bakit? Gulat na tanong ni Nika. Nagka-problema ka ba sa tiyo ko? Nahihiyang umiti sa Joanne. Walang problema, Nikki. Lamang di magandang tingnan na manatili pa ako ron gayong wala ka na. Tukuhan niyang sinasabi mo. Para na tayong magkapatid, isa pa. Nararoon naman si Tonya, hindi ba? At anong sabi ni Tito Rick? Tulad din ang sinabi mo ngayon, gusto pa nga siya. Siya na lang lilipat dahil siya naman ang lalaki pero nagpilit ako. At saan ka lilipat? Inilok sa akin ni Mrs. Toral yung bakanteng kwarto sa kanya. Kilala mo siguro yung teacher na old maid na nakatira 2 houses mula sa atin? Tumango si Nika. Pansamantala lang naman, Nika. Babalik din ako doon sa sandaling makasal kami. Medyo nahihiyang pagtatapat ni Joanne. Muntik mapasigaw sa tuwa si Nika sa narinig. Oh, Joanne, paano? Kailan kayo ikakasal? At bakit di mo agad tinawag sa akin yan? Alam na ba ng daddy at mommy? Tinatapos lang ni Rick itong commercial na ginagawa niya ngayon. Uuwi kami ng Batangas para magsabi sa Tito Arthur at Tita Rina.
Sumubo muna ng halo-halo sa Joanne bago nagpatuloy. Sa last week ng June ang plano naming petsa ng kasal. That's almost 3 months from now. Joanne, what could I say? Congratulations! Nasa ganon silang pag-uusap nang may lumapit na isang babae. Nika, you're Nika, right? Raver's young wife? Nagangat ng paningin si Nika. Si Trixie, hindi kita nabati nung araw ng kasal ninyo. Nagmamadali kasi ako noon. My best wishes? Inabot ang kamay niya. Alanganing tinanggap to ni Nika. Well, you're lucky. Hindi ko kasi kayang bigyan ng anak, si Raver. Ayoko masira ang figure ko. Alam mo naman ang uri ng trabaho ko. Nagkibit ng balikat. Nabanggit niyang nagdadalang tao ka. Well, may mga motherly type talaga at hindi ako yon. Maupo ka. No, thank you. Babalik ako sa opisina. Wala ka bang bilin? Makikita kami ni Raver. Wala. Thank you. Matagal na nakaalis si Trixie. Hindi pa rin makahuma si Nika. Kinakain ng selos ang puso niya. I can see that you're very jealous. Puna na Joanne. Oh, Joanne, anong gagawin ko? Nainis ako sa babaeng yun at sa asawa ko. Napapaiyak na kinuwento sa kaibigan ng lahat. Nabanggit sa akin ni Rick na nagka-problema ka nga siyang taglaga kay Trixie. Prima don ang babaeng yun. Hindi pwedeng di ayusin dahil umpisahan na at di pwedeng humanap na ibang model dahil sa deadline. Kaya hindi totoo ang hinala mo, Nika, na gusto nilang magkita. Kaya napadali ang balik ninyo mula sa honeymoon. Pariwanag ng kaibigan. Para ba ipaliliwanag ang eksena sa terrace noong araw ng aming kasal? Hindi ko alam ang sagot doon. Walang pinakamabuti kundi tanungin mo ang asawa mo tungkol doon. Hindi ang daladala mo sa dibdib mo yan. Hindi ko gagawin yon. Iisipin niya nagsaselos ako. Napailing sa Joanne. Eh sa totoo naman nagsaselos ka talaga. At kaya ka nagsaselos dahil mahal mo siya, hindi ba? And that is normal under the circumstances. Hindi ma-deny ni Nika ang sinabi ni Joanne. Parang walang anumang sinabi nitong mahal niya si River. At dahil dito hindi siya napahiyang tanggapin yon sa harap ng kaibigan. Madaling magsabi pero mahirap gawin. Para na lang ang pride ko. Nika, darling, you won't have indigestion kung lulunukin mo. After all, kapanataga ng isip at puso mong kapalit. Isa pa, itaga mo man sa batong buhay, mahal ka rin ni River? Paano ka nakasisiguro? Trust me, darling. Kung paano naoobserbahan mo kami ni Rick, ganun din ako sa inyo. Lalo na nung araw na inyong kasal. His eyes are glowing with love every time he looked at you. Yan ang hindi ko mapaniwalaan. Eh yung mismong araw na yun ko sila nakitang dalawa ni Trixie. Protesta ni Nika. Bahala ka kung ayaw mong maniwala sa akin. Ganito yan, Nika. Pag tinitingnan mo isang family portrait, nakikita ba ng mga nakalarawan kung anong diferensya? Siyempre hindi. Ikaw na tumitingin sa frame na nakakakita nun. Ngayon, yung scene sa terrace, settle it with River once and for all. Payo ng kaibigan. Hindi kumibo si Nika. Bahagi ng isip niya gustong maniwalang mahal siya ni River, gaya ng pinipilit ni Joanne. But the other part of her brain refused to believe. Kani-kanina lang naroon si Trixie at sinabi pa sa kanya, magkita to at si River. At bakit nasabi ni River dito nagdadalang tao siya kung walang ultimate moments ang dalawa? Mabigat ang loob umuwi ng bahay si Nika. Walang pagbabago sa relasyon nilang dalawa ng asawa. Ordinaryo na nakikipagbanggaan siya ng salita dito. Sometimes she makes him angry at ganun din ito sa kanya at hindi niya din maintindihan ito. Minsan masuyo, naroroong authoritative at arrogante, naroroong yakagin siya nitong kumain sa labas kapag maagang umuwi. Tulad ng araw na yon na kung saan sinamahan siya nitong magpatingin sa doktor. Maliban sa medyo low blood siya, normal ang kalagayan ng dinadala niya. Love, babalik ako ng Laguna bukas. May aasikasuhin akong transaksyon. May gustong bumili nung kalahating ektaryang lupa. Jamay sila ang bahagi ng resort. Kasama ko ang kliyente ko bukas. Gusto ko sanang isama ka, pero babalik din naman agad ako sa hapon at mapapagod ka lamang sa biyahe. Wika ni River habang kumakain sila sa isang restaurant. Balak ng kliyente na gawing bahay bakasyonan ang binibili niya. Matagal na niyang iniuungot sa akin yon. Anyway, wala naman gano'n nakatanim na lansones doon, kaya pumayag na rin ako. Isa pa, tinatanong kung utang na loob sa kanya yung pagkakagawa ng resort dahil siya ang naguktok noon. Sa resort tayo nagkakilala, hindi ba? Kinindata ng asawa. Babalik ka naman sa hapon, hindi ba? Yup. Pero kung hindi ba ako uwi na Maynila sa hapon at sa Laguna ako matutulog, eh, will you miss me for the night? Tuksong tanong nito. Oh yes. Hindi ko alam kung papaano ko palilipasin ang gabi na wala ka.
Sagot ng isip ni Danica sa malambing na tukso ng asawa. Subalit hindi niya naisatinig sa halip, sunod-sunod na subo ang ginawa nito. Would it hurt your pride so much kung paminsan-minsan, sasabihin mo sa akin ang niloloob mo? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, Raver. Isang marahang tawa ang pinakawala ni Raver. How? I missed the very first night na naging akin ka. You were yourself, walang inhibitions. Alam mo kung bakit? Dala ng alak. Pairap na tumingin sa asawa, si Nika. Huwag mong itago ang sarili mo doon, Nika. Ginagawa mong depensa ang kalasingan mo noon upang itago ang tunay mong damdamin? Di na sumagot si Nika at nagpaturin na sa pagkain. Kumakikipagdigmaan siya ng salita sa asawa. Tiyak niya, talo siya. Mahigit ng isang oras na nakalis si River sa... Bamunan niya ang isang brown envelope sa mesa. Nang tignan niyang laman, didob sale sa lupang ipinagbibili. Mabilis niyang dinampot ang telepono sa pag-aakala na nilimutan to ng asawa at maihahabol pa niya. Hello, Jink. Si Mrs. Valencia to. Narin pa ba ang asawa ko? Ay, ma'am. Kaalis-alis lang. Kung napaga kayo na unti sa pagtawag, ipakain na buta ninyo. Late na nga po silang umalis dahil hinihintay pa nila si Trixie. Sagot ng sekretarya. Tila nabingi sa tinura ni Jinky, si Nika. Kasama ni River si Trixie? Kasama ba si Trixie? Pag-uulit niya sa pag-asam na nakaringgan lamang niya. Yes, ma'am. Kung may kailangan kayo kay sir, sa cellular na lang ninyo kausapin. Gusto niyong ako ang tumawag para kontakin kayo? Ako na lang, Jink. Thank you. Marahang ibinaba ang nanginginig na kamay niya ang telepono. Nilatag niyang katawan sa higaan, nakatitig sa kisame. Malakas ang aircon sa kwarto pero pinagpapawisan siya. Kasama ni River si Trixie sa Laguna, niloloko siya ng asawa. Nagsisinungaling ito sa kanya, gusto niyang maghisterya, magsisigaw. Hihiwalayin ba niya ito? Yun ang itinita ng utak niya. Hindi siya makakapayag na mayroong ibang babae sa buhay nito. Pero ang sabihin niya sa mga magulang niya kung sakasakali, walang isang bansa nang nakakasal. Napasobsob sa unan si Nika at nag-iiyak na nag-iiyak. Kung gaano katagal siya sa ganong ayos ay hindi niya alam. Isang marahang katok ang napabalikwas sa kanya. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Bakit, Elsie? Tanong niya sa katulong. Pasensya na po kayo pero lampas alas 12 na pero hindi pa rin po kayo bumababa. Bili ni sir na laging ipinapaalala sa inyo ang pagkain't makakasama sa kalagayan ninyo ang malipasan ng gutom? Kung hindi napigil na Nika ang sarili, baka napahagulhol na siya sa iyak. Sa harap pa ng katulong, salamat. Kung hindi napigil ni Nika ang sarili, napahagulhol na siya ng iyak sa harapan ng katulong. Salamat, Elsie. Sige na, susunod na ako. At isinara ang pinto. Muling bumalik sa higaan at muling nag-iiyak. Bilin Raver na huwag pababayaan ang pagkain niya. The irony of it. All but lies. Gayong sa sandaling ito ay may kapiling ng ibang babae ang pagkain niya. Inayos niya ang sarili makalipas sa mahabang sandali. Buoba at naupo sa mesang kainan. Kailangan niya na uminom ng tubig upang marunok ang pagkain na sa lalamunan niya. Hindi niya gusto na kumain. Mas nanaisin pa niyang magkulong sa kwarto at umiyak ng umiyak. Tumango siya. Tinungo ang kinilalagyan ng telepono. Hello, Joanne? Nika. Oh, bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba? Ang tanong ng nasa kabilang linya. Pwede ba tayo magkita ngayon? Hihintayin kita sa kubaw. Sa perfumery section, please? Sure, mag-a-undertime ako. Alauna ay medya pa lang. Give me an hour mula dito sa Makati. Pasensya ka na, but I need someone to talk to, Joanne. Hindi niya mapigilang di humikbi. I'll be there. Please calm down, Nika. Pagkatapos maibaba ang linya, kumuha ng papel si Nika. Nag-iwan ng mensahe para sa asawa kung uuwi ito sa hapon. Kung uuwi nga, quarter to two na magpatawag siya ng taxi. Hindi niya kaya mag-drive sa gantong emotional conditions niya. Pasado alas dos ang sapitin niyang tagpuan nila ni Joanne. Wala sa sariling nagpaikot-ikot na muna siya. Tiningnan niya ang mga displays pero wala namang nakikita. Tinatakpan ang shade sa mga mata niya na inaagusan ng luha at maya't maya. Basa ng hawak ng panyo. May kung ilang sandali dyan siya naglalakad-lakad nang maramdaman ang pag-ikot ng paningin. Oh no, not today. Aniya sa sarili. Umiikot ang paligid niya. Mabilis siyang humawak sa counter kundi baka siya matumba. Ma'am, are you alright? Anang sales clerk. Isang tangong sinagot niya.
Pero matinding liyo ang nararamdaman niya. Nang maya-maya lumapit ang isang lalaki. Nika, Mike? Kanina pa kita tinitingnan. Naka-shades ka kasi at lagi pa sa mukha mong kamay mo. Akala ko hindi ikaw. Napahawak sa braso ng dating kasintahan sa Nika. Dala mo ba ang kotse mo, Mike? Yes. Something wrong, Nika? Please, pwede bang maupo muna ako roon? Sure. At inalalayan palabas ang dating kasintahan. Sa parking space na kinapaparadahan ng kotse nito ay binuksan ang passenger seat at ipinasok si Monica. Sumandal ito at pumikit. Anong nangyayari sa iyo, Nika? Gusto mong dalhin kita sa clinic? Nag-aala lang tanong ng binata. Walang anuman to, Mike. Lilipas din to. Anong oras na? Tanong niya na bagaman may sariling relo, hindi gustong magbukas ng mga mata. Alas 3:05 na. Bakit wala pa sa Joanne? 30 minutes nang mahigit itong late sa oras na sinabi nito at tinagbabago ang pakiramdam niya. Kumakalampa ang sikmura niya na tila gusto niyang maduwal at hindi siya nakapagdala ng tabletang gamot sa dizziness. Gusto mo ihatid kita sa inyo? Alok ng binata. Wala sa loob, tumango si Nika. Di niya naisip na ang inyo na tinutukoy ni Mike ay ang bahay ni Rick sa Blue Ridge. Di nito alam kung saan siya katira. Binuksan ang katulong gate nang bumasina si Mike. Umikot sa kinaupuan ni Nika at binuhat siya papasok sa loob. Nilapag siya nito sa malaking sofa. Tatawag ba ako ng doktor? Tanong ni Mike. You're cold. No, I'll be alright. Salamat, Mike. I'm pregnant? Pagtatapat niya. Oh, well, congratulations. At tinawakan ang palad ng dating kasintahan. I really mean it, Nika. Somehow I was able to get by. Na mga sandaling yon, papasok ng Blue Ridge si River. Nasa labas pa ng Maynila nang tumawag at malamang walang asawa. Sa bahay, nabasa nitong mensaheng iniwan niya. I won't be back tonight. Sinabi rin ng katulong na nag-iyak ito at di kumain. Walang alam maaaring paghanapan si River kundi si Joanne. Nang tawagan ng opisina ng dalaga, nag-undertime daw. Di maisip ni River kung ba't ganun ang mensahin ni Nika. Tumawag siya sa opisina, tinanong sa sekretarya kung nag-iwan ng message sa kanyang asawa. Maliban sa tawag ng umaga, wala nang sinabi pa si Jink. Pinaulit ni River eksaktong usapan word for word. Nang matapos si Jink, may nabubuo ng hinala si River. Kulang na lang liparin ang kotse niyang daan patungong Blue Ridge. Yun lang alam niyang maaaring puntahan ng asawa. Nagtagis sa mga bagang niya nang malayo pa lang, natanaw na niyang pamilyar na kotse ni Mike. Tulad din nung una magkita sila. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pabalandrang tinulak ang gate. Pabalyang binuksan din ang pintuan sa bahay at muli, sa ikalawang pagkakataon inabutan niya, hawak-hawak ni Mike ang kamay ni Nika. Nagulat pa ang binata sa lakas ng bagsak ng pinto. Di nito kayang arukin ang anyo ni River. Agad tong tumayo. Anong ginagawa mo rito? Dito pa kayo nagtatagpo? Marahas na tanong ni River. Hindi. Ang ibig ko sabihin, nagkakamali ka? Kung ganon, umalis ka na. Tiimbagang nitong wika. Pigil na pigil ang sarili. Huwag ka mag-isip ng... Pilit pagpapaliwanag ng binata na maagap sinalo ang sigaw ng kaharap. Ngayon din. Nakakuyom ang kamao nito. Habang patungo sa pinto si Mike, nilingon si Nika. Hindi mo kailangan umalis, Mike. Pilit bumabangon si Nika ang naguguluhan sa biglang paglitaw ng asawa. Saka na lang tayo mag-usap muli, Nika. Sagot ng binata sa may pinto. Ito na ang huli ninyong pagkikita. Agap driver sa matigas sa tinig. Isang kibit balikat ang sinigot ni Mike, tuluyang lumabas. Pabagsak na sinara ni River ang pinto. Magsasalita sana si Nika at unti-unti nahihimasmasan, subalit naunang magsalita ang asawa. Sabihin mo sa akin ang totoo, Nika. Kahit ikamatay ko, tatanggapin ko. Ganun pa man mananatili ka sa akin hanggang sa maipanganak mo ang anak ko. Walang salitang lumabas sa bibig ni Nika. Nagulat siya sa sinasabi ng asawa. Anong totoo? Hindi niya maintindihan. Nang tumingala siya, nag-aapoy ang mga mata nito sa galit. Nasasaktan ako, ano ba? Gusto ko marinig ang totoo, even it will take my breath away. Anong totoo bang sinasabi mo? Mahal mo pa rin ba si Mike hanggang ngayon? Hindi mo siya nakakalimutan kahit sandali? Hindi, agap niya sa sinasabi ng asawa. I have long forgotten him. Nung unang araw na iwan niya ako sa resort, pinutol ko lang anumang damdamin meron ako sa kanya. If there was any after all. Bagaman naroon pa rin ang galit, unti-unting lumawag ang pagkakahawak ng asawa sa balikat niya. Nung una ko siyang makita dito, ganun ding tagpo, halos ilang gabi akong di makatulog sa matinding selos. Pagtatapat na lalaki, nagsiselos ka kay Mike? I spent sleepless nights of agonizing jealousy. Pinalalakas kong loob ko na sa sandaling makasal tayo, malilimutan mo siya.
Walang halaga sa akin si Mike. Bakit siya narito? Bakit nag-iwan ka na note sa bahay na hindi uuwi ngayong gabi? Muling naramdaman ni Nika ang balikat niya, hawak ng asawa. Di sinasadyang nakita kami sa Rostans. Nahilo ko, tinatid niya ako, ganun lang. We were talking more on friendly basis. Paliwanag ni Nika. Bakit? At yung ikalawang kong tanong? Nagyoko ng ulo sa Nika. Sumagot ka, Nika, ba't di ka uuwi ngayon sa atin? Kasama mo si Trixie sa Laguna? Yes. Hindi alam ni Nika kung anong susunda na sasabihin. At ano pa? Nung araw ng kasal natin, I saw you kissing her sa terrace. Unti-unting umaliwala sa mukha ni River. Lihim na nangiti. Hinawakan ng baba ng asawa at iniharap sa kanya. Let me rephrase that. You saw Trixie kissing me, not the other way around. At kung nagtagal ka pa, marahil nakita mo sana, inalis ko ang kamay niya sa leg ko at niyaya siya palabas. Bakit kanya hinalikan? Tila ba ang batang nagtatanong sa Nika? Pamamaalam sa nagdaang relasyon dahil may asawa na ako. Sabi niya di niya kaya mawala ako, which I rumored. Dahil alam kong sa loob ng ilang araw may papalit na siya. And yes, kasama ko siya sa Laguna. Ang kliyenteng tinutukoy ko ay ang bago niyang boyfriend. Iniwan ko sila doon dahil gusto nilang mag-overnight sa resort. Umaliwalas ang lahat kay Nika. Nag-alala siya ng walang kadahi-dahilan. Nasa cottage sila? Ko ang gusto mong tukoy na yung cottage natin, no. I cannot allow others to share memories. Enchanting memories there? Tinaas ni River ang mukha ng asawa at buong pagmamahal na tinitingan. Oh darling, how can you be jealous of other woman? Gayong mula na makita kita sa resort, you turned my world upside down. Sakaling di na tayo nakita mula noon, di na ramarahil ako mag-aasawa pa. Para kang panaginip ng katotoo, Nika. At di ko pakakawalan ng panaginip na yun, even if I have to sleep the rest of my life to find you in my dreams. I love you very much, my Aphrodite. Nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso ni Nika. John was right after all nang sabihin nitong mahal siya ni River. Hinaplos ng kamay ang mukha ng asawa. You did the same thing to me, River. Doon ko natiyak na hindi ko pala talaga mahal si Mike. Di ko naramdaman sa kanyang damdamin tinaglay ko nung gabing kapiling kita. Although natatakot akong makilala ka kinaamagahan, subconsciously, I treasure that night of embarrassment, enchantment with you. Kaya kahit nagpaliwanag si Mike that he went back for me, hindi ko na siya muling tinanggap. But you missed the precious words that I'm dying to hear, darling. Oh, I love you so much. Mahal kita. So there's the final confession, although matagal ko nang nahahalata yun. Mayabang, conceited, arrogante. Malambing na ako sa Nika sa asawa. Perhaps. Pero ang mayabang, conceited at arroganteng ito, hopelessly and madly in love with you. At ito ring arrogante, conceited at mayabang lalaking tong nagmamahal sa'yo, endlessly. I love you. Pinaginang ng mga labi nilang sumpaang yon, ni hindi nila namalay ng pagbukas ng pinto at sumungaw sa Joan. Oh Nika, I'm so sorry. Sobrang traffic sa EDSA pero hindi nag-angat ng mga ulang dalawa. Hindi siya narinig. Ang akala ko pa naman, matindi ang suliranin mo. Bumuntong hininga na nangingiting si Joan. Wala nang mahihiling pa sa Diyos si Nika, lalo na makita niyang sanggol na bunga ng one night enchantment na pinagsaluhan nila ni River. Mahal na mahal niyang lahat-lahat sa ulirang kay Biak. Kaparis ng pagmamahal na yun ang iuukol niya sa kanilang anak at magiging mga anak pa. At kung babalik ang araw na una silang magkikita, muling ipagkakalob ni Nika ang sarili sa lalaking alipin ng kanyang pag-ibig habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni River at Tanika. Hanggang sa muli, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po.